balitang may katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Mga isyung pinag-uusapan, mga balitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of boys, one of which has a high-functioning autism. During the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. And happy Monday! Oh, Tuesday! Dito sa ating first day ng quarterfinals, everybody! Yes, and we are really excited, all those teams na magpa-participate dito sa tournament natin early here at the Momentum Mobile Legends Cup Season 1. And we are your shoutcaster once again dito sa ating quarterfinals. My name is Toriyama. And my name is Millie. And we are the Momentum Tandem. Ate Millie, this is it. Pansin, sabi nga nila, quarterfinals unang araw. Sino kaya ang dalawang teams na papasok sa ating semifinals? Nako, ako talagang sobrang excited at medyo kinakabahan dahil malapit sa puso ko itong mga maglalaro. Pero, no, kamusta ka naman ngayon, Toriel? How was your weekend? Alam mo, pinaka gusto ko i-comment yung nangyari sa akin this week. Yes. Kasi pumunta ako sa province namin. Mm-hmm. Tapos, na get together sa mga friends, sinabi ko, at ang ganda ng mga feedback. Alam mo, habang nag-iinom kami, pinapanood namin yung elimination na nangyari last week. Wow! At talaga tuwan-tuwa sila dahil mga amateur yun, di sila makapaniwala. At ngayon, sabi ko sa kanila, panoorin nila itong quarterfinals, best of five. Yes. Ibig sabihin, bakbakan, tumakbakan, hindi magiging madali ang pagpasok nila dun sa ating semis. Kung makikita natin, eto, yeah, makikita nyo po, RH Impulse and Dream High Gaming. Yes. Sila ang mga nakapasok. At ngayon, papatunayan nila
na sino ang karapat-dapat makapasok sa ating semifinals. Yes, of course. And ako naman, what happened to me last week was really incredible because of the MPL. And alam niyo naman mga kaibigan kung sino ang nanalo. And from the Momentum Esports TV, we wanted to congratulate ang Lipad Archangel Company na natalo ang ating brand esports. Exactly. Kaya, ang gusto ko mangyari, sino kaya ang magiging ala Archangel na magcha-champion sa ating kauna-unahang season 1? Archangel, medyo hindi ko sila in-expect, but I was really surprised. That was really exciting at breathtaking ang pagpapanalo. Yung best of 5 na nangyari doon sa professional league po natin, balikan lang namin, ay 2-2 ang scores ng Bren at Archangel. Totoo. Napakaganda ng laban. Totoo. Kaya nga yung best of 5, hindi ko alam kung magkakamayroon tayo ng ganyan laban. Gusto ko maging ganun yung para alam ng mga manonood natin. And don't forget to like and share now our stream, mga fans dito. Yes, exactly, mga Zarin. Thank you so much sa 62 viewers. And don't forget to like and follow our page, The Momentum Esports TV. And also, The Manila Times TV. Maraming salamat. Pakipollow po ang ating page sa mga nagtatanong para sa ating Season 2. Ia-announce po namin yan dito sa live stream at sa ating page. Alright. Pero ito, fans ng RH at saka ng Dream High, mag-ingay dahil na ito na. Punta na tayo sa draft pick. Kufra ang binan dito ng side ng RH. Correct. And the RH Impulse or Rampage Homicide Impulse. Oo. Yan. And shout out just sa RH family kay Dwayne also. Yes. And also sa Dream High family. Hi sa inyo dyan, mga sir. And special kay Sir Macro, naka-chat ko kagabi. And shout also kay Carlo. Hi! Thank you so much. And once again, guys, kailangan na kailangan kayo ng mga fans na... Tama ka dyan. Kasi syempre, sabi nga nila, hindi yan lalakas mga yan. Hindi sila magkakamayroon ng adrenaline pag hindi nila nakikita yung mga fans nila na nag-iingay para sa kanila. Kaya RH, binan dito ang ating aklon. At sa kabila naman, Dream High, napakaganda ang pagkaban dito sa ating Harit. Binan nila is Harit, yes. That's correct. So, check natin dito sa comment section sa Facebook. Dami nagpapashoutout, pero check natin dito si Gap. Kicking. John Alex Alexander Kura, hi sa'yo. And shout out po sa inyo diyan. Maraming salamat. Share badge niyo po, gusto namin makita pa share ng ating stream and also pa like ng ating page. Thank you so much. And sa'yo Pat. Your team is picking. All right, so first pick here is RHI is Grok. Napakaganda ng unang pick dito. Talagang Grok talaga yung kasi yan lang naman yung masyado talagang pangalawang pick pag naba natin ang ating Tama ba dyan, sir? Grok. And dalawa dito, ang pwede ma-pick dito ay kung pwede nilang i-pick dito agad damage or to secure again tank nila, pwede. But Lunox, ang pinick ng Dream High Gaming. Kung alam ko, na-recall ko, nag-Lunox sila last time doon sa kanila elimination. Napakagaling itong si Lark mag-Lunox. Yes. Napanood ko rin yun. Pero tingnan natin dito, guys, no? Open si Kaja. Diba? Sabi dito ni Miss ni Dwayne Peralta, to all supporters of RH Esports, we need your script and present as we battle for the qualifying rounds. Thank you so much. RH nga ba ang papasok o Dream High Gaming? Malalaman natin yan. Three or more. Okay, best of five. Kaja. Best of five, yes. So, Kaja and Leomord was picked right here sa RH Impulse, no? Grabe, inuna talaga nila yung medyo makukunan or matigas na hero. Yes, parang sinecure nila yung mga heroes na pang secured na matagal ang team. Yes, exactly. May pampita sila dito ang RH, samantalang naman ang ating kabilang kupunan ay damage ang mga pinipick. Wala pa silang tank dito. So, automatically, I think RH ay ibaban dito, Minotaur or Akai. Yes, exactly, sir. Kung di ako nagkakamali. Kasi, wala nang no choice. Kundi iban dito ang tank para medyo may ma-outpick nila yung Dream High Gaming. Yes, exactly. And as I said, Minotaur ang naban dito. Kasi wala pa silang tank, ibaban talaga nila ang tank. But right here, I think they're gonna ban a helper or an assassin. What do you think? And
300 viewers, mamimigay po kami ng isang epic skin. Yes. Yan, mamimigay po kami. Kaya mga fans natin dyan, habang tumatambay kayo dito, magkakamero pa kayo ng skin. Nanunood na lang kayo. Yan ang gusto natin dyan. Yan yung para sa ating mga fans. Di ba, Ate Mili? Sige, mamimigay tayo ng 300 skin. Your team is picking. Alright. 300 viewers. 300 skin pala. 300 viewers coming from Papi Chow. Yes, mahirap yung ano, Ate Mili, ha? Yung 300 skin. Yes, shoutout sa'yo, Sir Dems. And also, dito kay FOL, right? Yes. Alright. Sabi ni John Alexander Cura, nice pick for our inclusion. Oo, tingnan nyo naman yung kanilang, Alright. Hi sa'yo, Dan, from Nemesis Gaming. Shoutout sa inyo. Uy, Nemesis Gaming. Shoutout po sa inyo dyan. And Gigi at Chu, ang pinig ng ating Dream High Gaming. Wala sila dito med, ano ha, core tank. Yeah. Gusto kong makita kung paano nila i-initiate yung kanilang composition ng lineup. Kasi parang ang nangyari dito, pinartidahan nila dito yung RH, ha? Mm-hmm. Hindi namin kailangan ng tank. Chu lang, sapat na. Chu lang. At saka Tamos. Napakaganda dito ng ating pickings. Pero sino kaya magwawagi? Pero may Granger. At saka may Diggy kasi, which is napaka sobrang ano, nakakapeste ng laro si Diggy talaga sa totoo lang. Napaka ano. Pati yun yung gusto kong nila line up nila. Mm-hmm. Pag kasi nag-Chu at saka nag yung siya ang tinank, Chu tank, talagang sasabihin ng iba, ay GG yan. Oo. Kasi pero tingnan natin kasi ang ganda ng ano nito, Chu at saka Diggy. Yes. Para lang mahulit may panglaban dito sa ating Kaja at saka Leomord. Tama, tama. Pero guys, best of 5 po tayo. Welcome. Game 1 pa lang. RH Impulse versus Dream High Gaming. Punta na tayo sa Land of the Dawn. Pakilala muna natin dito sa side ng RH Impulse. Si Nip ang gagamit ng Grump. Becky, or tama ba ako sa pronounce ko? Ang gagamit ng Kaja, Ross ang gagamit ng Leomord. Meme naman dito sa ating Gusion at Sirix para dito sa ating Ranger. Alright, and dito naman sa Dream High Gaming, we have Lark for Lunox, Mira for Carry, Dilar for Samus, K-Dog for Chu, and also V1 for Diggy. Pero eto na, bakbakan, tumakbakan, kung makikita nyo naman dito sa ating mid. Napakaganda ng ginagawa ng Dream High Gaming dito. Look at the damage na ibinigay doon agad ng ating Lunox at saka ng ating Chu. Yun yung sinasabi nila eh. Wala kaming core tank pero masakit kami sa early. Tama. At saka yung game nila is really getting aggressive kids because tingnan mo naman nag-farm sila dito kaya nangaagaw ng buff mga kaibigan. Yan yung mga galawan na nakita nila sa FPL siguro dito sa ating nangyaring championship round na nanalo ang ating Archangel. Kaya yan, ina-apply ng ating mga teams kasi nakita nga naman natin yung magandang rotation sa FPL at itong ina-apply nila. Pwede rin. But I think these squads have their own rotation. So meron silang sariling gawain or galawan ba? Yes, galawang RH at galawang DH. And shout out tayo sa ating 200 viewers, guys! 300 viewers! Yes, sigurado, isang epic skin ang ipamimigay ng inyong Momentum Esports. Brought to you by Papa Chow. Maling Papa Chow naman. Sabi nga si Papa Chow, ang lalaking walang pera, mukha namang artista. Yes! And eto na tayo, Ate Lily, wala pang level 4. Kung ako hindi nagkakamali, ang bahag muna tayo dito sa parehong side. Pero yung turtle, no? 2 seconds. First blood po dito si Leomord. Lapit na siya doon. Napakaganda. 4-man rotation ang ginagawa dito ng ating Dream High Gaming. Exactly, sir. So, tingnan mo natin dito sa bottom lane. One-on-one sila doon ni Tamos, no? So, the turtle is up right now. I think they should go for the objective right now dito sa top lane, which is really tama good. Alright, pero ito naman ang RH, pupunta naman dito sa turtle natin. Pero ang delikado dito, wala pa divine judgment dito ang ating Kaja, kaya medyo hindi pa sila napalagpalag. Pero ito na nga po, sabi ko na nga ba, yun, huwag kang magpapahuli agad. Pero tingnan natin dito sa top lane, and I think, yun na naman, sir, ginagawa mo doon. Pitasan kung pitasan dito, pero lamang dito ng 2 kills lang ang Dream High Gaming. Napakaganda na nga yung early game, mga viewers natin dyan. Yes! 230 viewers, 300 viewers po tayo. Share na lang ang ating stream para umabot tayo sa 300 viewers at merong
mananalo ng ating one epic skin. Naku, nangangamoy epic skin dito. Mapapadyaw ko. Tintiis na lang. Tama-tama yan. Pero nakikita ko dito, nag-aabang ang tune dito sa ating meet kung sino ang kanyang masisipa dito. Alright. So, the score right here is 1-2. Sakto lang naman. Wala pa masyadong lamang kasi talaga nag-aabangan pa lang. Pero nakita na dito ni Brock na nagkukukula na dito, mga sir. And ayun na nga, Grabe naman doon, kung pakikita nyo doon, yung pagpasok ng ating ng Dream High Gaming dito. Double kill na dito si Chu, ayan na nga mga sir, at talagang Pero hindi, nakatakas dito ang ating Chu, pero hindi. Sinigure niyang kill yan. Yun yung maganda sa Chu eh, yung kalikutan niya. Yes, dumaan pa siya doon, nakita nyo naman, pero wala napit at pala. Yung parang ito eh, side step yung ginagawa ng ating Chu dito. Pero look at the Tamos, just to get the farm. Yung Leomord natin dito, kung mapapansin natin sa RH, is 0-2. Medyo masama para sa standing ng isang Leomord. Exactly. Tama ka dyan. So, item check muna tayo. Kung makikita nyo dito, naka-jungle item dito yung car. Naka-jungle item dito yung ating car. So, secure na lang yung kanyang items. So, wala pa items. Naman masyadong items na nabubuo dito. So, habang wala pa masyadong movement. So, shout out again. Sa 237 viewers. Thank you so much for like and sharing our live stream. Keep it up, guys. Yes, ladies and gentlemen. Dito, kung makikita nyo talaga, wala pang ambahan. Parang, sila, hindi sila magkatagpuan masyado dito, Ate Mili. Pero dito, mahuhuli yung Ranger natin dito. Grabe, yun na nga. So, mukhang nag-iisa lang din sa Linux. And, nagagambang siya doon, sir. Nagagambang siya doon. Nahuli dito ang ating Diggy. At hindi niya na-ligtas. Bumabawi ang RH Impulse dito sa laban na to. And I think they're gonna go for the second turtle, Alam naman natin na double damage ang ibinibigay dito ng ating turtle. But I think Tamos is gonna go in. Pero hindi, Ate Mili, kasi tatlo yan eh. Hindi siya. Parang playsem lang, inamba niya lang doon. Exactly. Pero yung ginagawa dito ng Karin to push doon sa ating top lane, napakaganda ng trabaho dito. Tama. Gucci sila dito sa Karin. Trabaho lang, mga sir. So, eto na nga po, no. They're trying to invade the buff, mga kaibigan, and the Way of the Dragon para dito kay Gushon. And pasok naman dito yung ating Ludox. Tinan mo naman dito yung Orb Case. Tinan mo naman, napakasakit. Double kill ang naibigay ng Ludox doon. Pero ito, ang bahan, sabi naman, ang kabayo ko ang tatapos sa inyo. Yan, tigitig naman dito si Ross. Pero ito, hindi sapat yung damage ata si Ross dito dahil naandito na si Tamos. Oh my God! Yes, si Lemur na tamang ganda lang, mga kaibigan. Double kill na po dito, pero hindi kinaya ang Inferno Worm first damage ni Tamos. Kung mapapansin mo doon, ang ganda-ganda ng pasok doon. Nagbubugbogan doon yung ating Leomord sa bandang jungle. Pero yung dating naman ng ating Tamos to the rescue. Exactly. So, hi! Shoutout sa'yo, Mark Allen Regino. Thank you so much for viewing it. Please, share the live, mga sir! Share ang ating stream, RH, at saka Dream High Gaming. Mag-ingay na po kayo dito. Yes, best of 5 to. Mga sir, matagal-tagal pa tayo magsasama dito. And then, a lighting trancho na nakuha agad dito ng ating Gushion. Alam mo, akala ko yung Gushion kasi medyo siya na nerf. Kasi yung mga dark niya, hindi na ganun yung naibibigay ng stun. Pero look at the standing dito ng ating Gushion. Napakaganda ng kanyang standing dito. Kaya medyo delikado dito. Siya yung kukuhuli lang doon sa ating Lunox eh. Parang yun yung kanyang trabaho dito. Ayan, si Diggy sent stars. Uy, baka naman may mag-send pa ng stars. Baka naman dyan sa mga viewers. Diba? So, muna. Sabi nga ni Franz, Goy, Mary, pag sumama yung Kari, wasang kayo. Yun yung sinasabi ko. Tama ka dyan. Tama. Pero mukhang yun pinipinasan dito sa top lane because I think, ayun nga kasi, nandito sila sa side ng turtle. But I think Leomord, medyo, yun na nga po, the Way of the Dragon. And iniisa-isa na po dito, mga sir. Ayun, grabe naman, Chu. Nahold siya doon. Nahold ang ating Chu doon. Kaya na-secure ang kill doon sa ating Gushion. Pero ito, yung objective, napupush dito na 3 by game. Pero mabahan muna kaya tayo dito, mga kapatid. Apat yan, pero Tamos, sabi niya, walang makunat. Sa madami. Hindi mo na yata nabilang, mga sir. Pero nakaligtas pa doon si Lunox, no? Because I think itong first damage ni Tamos is really breathtaking and also, di ba yung damage na nakuha niya, life steal and lahat. Alam niyo na yon. RH, ano na?
sinasabi ng ating mga nasa live stream. Ito yung sinasabi natin, hindi tayo magpo-focus sa kill, mag-focus tayo sa objective. At ito na nga po, ang ating carry. Look at the damage na ngayon. Sabi niya, ito na ang pagbabalik. Kailangan ng matakot. Yan sinasabi eh. Chulang, sapat na. Exactly, pero hindi gumagalaw dito si Carter. But I think the battle must go on. So tamang push na po dito ang Dream High. Pero comment ko ang ating mga viewers, 274 na in Monty na lang. Yes, pagka-amer na tayo ng Pamigay Skin. Mga ano dyan ng naku. Sino kaya kauna-una ang mapabibigyan ng momentum ng Epic Skin ngayong hapong ito? 300 viewers po tayo dyan sa mga nasa live stream natin. Alright. Pero ito, tingnan nyo na ang pakpakan dito. Medyo delikado ang sitwasyon ng RH kasi nakukontrol na ng Dream High Gaming ang ating papa. But, item check tayo, papi. So, check natin kung gano'n na sila kasakit. Ayan! Oh, Golden Stomp at Endless Battle naman dito sa ating carry. Kaya pala siya Gucci. Siya ang pinakamayaman. Ayun naman pala yan siya. Gusto ko yung ginagawa nila dito sa... But take a look at ano, no? Grabe yung gold ni carry. Yun yung nga sinabi. Tama yung trabaho pala na ginagawa kanila ng Dream High. Nasabi nila, lukuhin natin to, lukuhin natin sila, tayo mag-tay-tay-tay. Hindi nila napapansin na yung ating carry dito, ay carry-carry na. Ay carry-carry-carry. Sabi nga nila dito. Sabi nga nila, Gucci-Gucci yan, pag naka-endless battle, bigyan mo agad ng golden stuff. Exactly, kasi pwede kahit endless pa lang, masakit na yan. And look at now, I think, Freelord ata mula dito sa Dream High Gaming kasi the Dragon! Sa pool, pero kabayo daw ang tatawagin. Uy, napapa-atras! Ang ating may kabayo dito, uma-atras ang RH! Pero hindi, sabi nila, nandito na kami! Nasa na kayo? Grabe! So, grabe, nandun pa rin yata. Ay, di yata tinuloy yung door, no? Medyo hindi ata tinuloy yung Lord, nakala nila. Pero ito, so, I think, Lord na ito. So, ngayon pa lang nila, pipitasin itong level 1 Lord. Grabe, wala pa po na po-push na turret dito ang RH, but... Medyo, kaya yun yung delikado nila, Ate Mili, kasi, control na ng map na Dream High Gaming. Tignan mo, hindi makapasok dito ang RH sa loob ng Lord lane, di ba? But Ranger is down doon sa side na yun, from Chu. Kinontest pa niya yun, oh. Dapat na kinontest yun. Pero ito, kung makikita nyo dito, parang lubog na, 9-17 ang ating score. Medyo delikado po ang sitwasyon dito ng RH. Pero sabi iba, pag nagkamali dito, pwede pang magkamali dito ang ating Dream High Gaming. It's a instant comeback pa sa side. Tama ka dyan. So, since... Ano, kailangan lang nilang maging matatag, no? Lakad matatag lang RH. Pero sabi ni Jack De Leon, huwag makapante DH. Remember, puro comeback ang panalo ng RH. Tama siya doon. Comment kita pare dyan. Sa elimination, ginawa nila ang lahat para sabihin, comeback is real. Correct. Pero dito, sasabihin ata ng Dream High Gaming dito, ngayon, kayong kumambak, tignan natin. Magkakamali kami dito. Pero dito, parang kumakatok na. Lord 1 pa lang to, napakabilis. Pwede pa, pwedeng magbiling pampitas to ng ating RH. Tinan mo naman. Lord 1 lang yan. Medyo hindi mo nalang i-contest yan. Kasi pag nagkamali sila dito, yari sila. Ito yung signal ultra ng ating amateur eh. Ang RH. Yes, I hope so. The comeback kings. Correct, the comeback kings. Ayun na nga, di ba? Uy, medyo nagka-problema lang po tayo doon, guys. Pero ito, balik na tayo sa ating game. RH versus Dream High Gaming. Pero ito, hindi pa rin sila makalabas. Hindi nalalabas kasi masyado yan. Hindi nalalabas nila muna pero magkakalit. Pero hindi rin makapasok dito ang... Pero Divine Judgment ata may nahuli ata doon. Grabe naman, Etro, pumasok ako si Lunox. And Agushan is down dito coming from Lunox, mga kaibigan. And ito na nga, no, wala na pong yatang magagawa. Ang sakit dito ng ating tapos siya ang kumakatok. Sabi niya, napitas niyo yung carry namin pero hindi niyo alam. Meron pa akong damage. The Way of the Dragon para maalis dito ang ating Bambiel. Pero ito, pinapasok na hinahabol sa binasa kayo. Pero parang nalito siya doon. Kung sino mahabulin niya. Dahil yung inhibitor turret ang objective ng ating Dream High. Yes. Muna, di pa natuloy ito yung pag-kill dito kay ano, no? Kay Tiki. Oo, medyo makulit kasi ito ang ating Tiki. Pero ito, butas na ang RH. Paano sila gagalaw dito? Kailangan nila ng matinding plano. Ang kit ng Star City.
delikado pa rin sila dito kasi yung delikado dito sa Dream High kasi pag napitas na nakalock dito yung ating Katya Sakari. Yes, exactly. So and that's it, Ate Millie, 300 viewers tayo. Yes, thank you so much. Thank you so much, guys. Alam mo na. Baka alam na naman. Natin yan. Thank you so much, guys. Nag-up tayo kanina. Medyo, pero 300 na, rating natin na 300 viewers natin, guys. Pa-share ng stream. At mamaya, may mananalo ng ating tumatagingting na epic skin. Yes, so ito naman dito si Diggy, no? Tamang set stars pa rin. Grabe talaga yung Diggy. I have to commend Diggy dito sa laban na to. Kasi kahit sobrang low HP niya na, napepeste niya pa yung laban, di ba? Napepeste niya pa yung kalaban. Oo, grabe tama siya. Pero ito, kailangan nang kumatok dito ng ating Dream High just to secure itong ating game 1. Pero tingnan mo naman, Ate Millie, pinapasok na ng ating Tamos, pero oops! Uy! Mabout muna tayo kasi may gadget doon. Hindi ko na makita kung yung ulti niya. Yes. Makakas dito, pero bulwark mula dito sa ating team. Just to secure ang ating team fight. Tinan mo, hindi, hinihintay na lang ata nila dito yung Lord 2. 20 seconds dito ang resurrect ng ating Lord 2. Sabi nga, ang unang mainip, talo. Correct. Kaya dapat, at parang ako na yung naiinip dito. Oo. Ay! Pero kasi pwede kasi mag-comeback talaga dito ang RHP. Delikado pa rin ang sitwasyon nila dito. Yung depensa. Ito kasi yung isa sa pinakamahirap na na part, which is yung pinakahuling turret, yung pinaka-base, diba? Medyo mahirap pasukin kasi nga lahat sila ay sama-sama doon. Oo, pero ito, I think this is a Lord 2 na makukuha ng ating Dream High. Pag nakuha ito ng ating Dream High, secure na secure. Ito na po, item check naman tayo. Tingnan nyo naman ang luck items ng ating carry. Talaga. Pero ito, nagkaabahan, nagkabugbugan dito. Tinawag dito ang ating Barbian. Delikado ata dito, Lord. Nakuha dito ang ating Lord. Pero napatay dito ang ating Diggy. Pero tingnan mo naman, bitas dito ang ating cushion. Napatay pa dito ang ating Crock. And this is it. At ito na nga mga sir, kung tingnan natin, double kill na po dito si Tamos. Grabe, napakasakit po ng damage yan together with Gary. Wala lang po nila magagawa mga sir. At ito na nga dito sa loob mismo ng well, mga kaibigan. Shutdown, double kill pa po dito sa loob mismo ng well. Kitang-kita mga sir. Ilang bahay na talaga doon, ang pinayaan niya doon sa just to secure naman lang yung ating game 1. And that's it. First game number 1. Dream High Gaming. Ang ganda. Sabi ko, gusto ko yung naging lineup nila eh. Napakaganda. Alright. Ang lupet. Tinan mo naman yung standings nila oh. Puro sila gold. Oo, tama. Kadena ng ginto. Yan yung tunay na kadena ng ginto. Pero again, this is a best of 5. Marami pa pwedeng mangyari, guys. Pwede pa bumawi ang RH. Unang maka 3. Unang makatatlo dito sa ating Game 1 series ang papasok sa ating semifinals. Pero, ang ganda, di ba? Ako. Ay, hindi. Pero thank you so much muna sa ating napapunta 300 viewers. Yes, at alam na po ni Chow yan. Alam na ng ating boss Chow yan. Again, RH, pwede pa tayong bumawi. Game 1 pa lang to, wala pa tayong sa Game 2 natin malalaman. Lalamang pa ang ating Dream High Gaming. Of course, hindi pa naman tapos ang laban because this is gonna be best of 5. Yan. And once again, guys, pa-share ng ating stream, pa-follow ng ating page, Momentum Esports Battle and Manila Times TV. The Manila Times TV, yes. Of course. So, shoutout muna tayo sa mga viewers natin dyan, mga kaibigan. Maraming salamat sa pag-share ng live. And also, GG, well played both teams. Sabi ni Jack De Leon. And pa-shoutout dito sa ating community na friend ko na nasa Baguio na nanonood ngayon. Si, hi! Sina Ate Bubay, sina Kuya Paolo, si Abe or Maria Emery Xavier Melzala at Chensang. Haba ng pangalan, yes, diba? Yes, ang haba ng pangalan. Inabangan nila to, sabi ko sa kanila, abangan nila. Thank you so much, guys. Medyo, hindi ko, nagkamali ata ang aking yan. Medyo na yung aking mic doon. Pero bago natin ibigay yung ating Game 2, commercial break muna tayo, guys. Once again, RH Impulse versus Dream High Gaming Game 2 sa ating pagbabalik. Alright. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life.
As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. And we are back again. Sabi nga naman natin, konting commercial lang tayo. Pero ito na, Game 2. RH Impulse versus Dream High Gaming. Kalma-kalma lang tayo. Yes. Pwede pang bumawi dito ang RH. Pero napakaganda ng ipinakita sa Game 1 ng ating Dream High Gaming. Sabi nga nila, pinatunayan nila na Chu at Diggy sapat na. Yan. Kasi dito sa araw, dito sa mangyayari dito, no, sa game na to, kahit matalo yung RH Impulse ulit, kailangan nila talunin ng tatlo na straight itong yes, Dream tama. High Gaming. I think this is Dream High Esports. Oo. May HE kasi. Oo. Nandito kasi ako doon kung Dream High Esports yung atin. Pero I think Dream High Esports to. Yes. Natin. May HE kasi. Uh-oh. Pero, sige Ate Mili, ano yung muna? So yan, shoutout muna tayo dito sa mga viewers natin, mga sir. Thank you so much for viewing. And thank also sharing so the live. Ayan. And again, guys, yung mananalo po ng Epic Skin ay i-announce po namin sa aming page. Abangan yes. nyo lang po kung sino ka na advance congratulations sa nanalo ng ating Epic Skin. Ipo-post po namin sa page, okay? Correct. Sa page po natin after the live stream natin. Pero ito na, kailangan nang magkaisa ng RH dito kasi... Game 2. Yes. Kung sino pa ang pag nakuha pa to ng Dream High, nasa kanila na talaga yung momentum. Yun yung mahirap. However, I think kailangan muna magpabugbog na itong RH umpisa dahil ang mga bida sa una daw na bubugbog. Oo, sabi nga nila sa umpisa na bubugbog. Yes. Pero kung nangyari doon sa bubugbog din ni Dad, nangyari dahil noong last week, nabugbog ang nagtutok. Kaya sana wag naman mangyari dito. Pero yes. Dream High Gaming, napakalaking community nito. Gustong-gusto kong i-comment to na ayaw talaga nila magpatalo. Tingnan mo naman yung mga line-up, the execution nila, yung ginawa ng tapos ng mag-farm, at saka yung carry, di ba? Tama. Napakaganda ng planadong-planado kung paano nila i-execute yung kanilang Pero grabe yung crowd, Pops, doon sa Facebook community ng RH kasi napakalaki rin po ng community ng RH Impulse. Not just Impulse and meron tayong main. And meron din silang all-girl squad which, yes, shoutout sa inyo. And, shoutout naman dyan sa inyo. Dami yes, pala nila. Malaki talaga. Sobrang dami. As in, hindi ko alam. Oo, pero dito... Bilang. Sabi naman dito ng ni Ate Rachel, kaya yan, laban lang
ng laban ko, RH. Yes, laban ng laban. Tsaka ano, huwag masyado mag-away, chill lang tayo. Chill lang tayo, spread the love. Ganun talaga siguro. Pero spread the love lang, guys. Yes. Sports lang tayo. Pero again, this is a best of five. Kung sino ang magwawagi dito ay siya ang unang-unang papasok. Tama. For the semifinals natin. Napakaganda ng lineup natin today dahil ang ating next game ay RH din. Yeah. RH main versus Reincarnation. Pero ayan, ang kasunod. Pero ito po ang ating mga nagwagwapuhan na naglalaro ngayon. RH Impulse and Dream High Gaming. Aha. So, yung ganda ng ano nila, ano, uniform na uniform tindig. Talaga sila. At saka yung tindig nila talaga, tindig. Lakad matatag, sabi nga nila. Diba? Wag magpapa-api. Yes. Yan. Ayan, ganaga, guys, share the stream, like our page. Diyan po namin i-announce para doon sa ating season 2. Yeah. And para kasi Ate Millie, ganun ang mangyayari natin pagkatapos ng ating bakbakan sa season 1, ay bibigyan natin ng chance yung mga hindi nakasali para sumali sa ating season 2. Kaya abangan po ang aming announcement regarding dyan sa season 2. Pero once again, game 2 po tayo, RH versus Dream High Gaming. And shoutout po tayo dito sa ating Giancarlo Padilla. Medyo galit na galit si Kuya dito sa ating stream. Pero thank you po sa pag-share. Para meron kayo ng share badge dyan, guys. Share to public po ang ating... Yes, tamang basa lang po ako. Medyo natatawa na lang ako. Pero grabe, thankful pa rin ako sa mga viewers natin dyan and also sa mga sharers. We really do appreciate it. So keep sharing the live and also like our live stream on our page. Page Momentum Esports Battle TV. Yes. Yan po yung nagla-live natin ngayon. At guys, kung namigay kami ng 3 ng isang epic skin ng 300 viewers, kung may baka gusto niyo bang manalo ng isa, baka mamigay ang Ate Millie mo pag umangat tayo ng 500 viewers, di ba? Kasi last week sige. Hindi natin na ano, pero kung mababaangat naman ng 500 para at hindi naman unfair sa mga mali mo, gusto din nila manalo para may chance din. Share the stream, guys, yun na yan ang aming gustong makuha muna naman sa inyo, pa-public. Talagang ano ah, medyo napapasubo ako dito, sir ah. Ayun na. Ikaw ang pinakamayaman dito sa atin, eh, di ba? Ang dami mong esports na... Pero again, guys, RH Main and versus Reincarnation ang ating next game. Isa pang RH. Mm-hmm, at correct. Yung Main ang lalaban na kasunod. Napaka... Kaya... Nag-iingay dito ang ating RH family. Ito nga, binabasa ko. And also, shout-out sa inyo dyan, Francis Mir or Mire. Yan, thank you so much. Sige, comment lang kayo dyan, mga sir. Hi sa'yo, sis Yvonne. Sabi ni Kuya Jordan Cruz Mariano, pa-shout-out. Matagal ko nang pangarap ma-shout-out mula pa nung pagkabata. Shout-out naman sa'yo. Kuya, pa-share ng ating stream. Aba, guys, tambay lang kayo. Baka kayo yung nanalo ng epic skin. Yeah, okay. Shoutout ulit sa'yo, Jordan Cruz Mariano. Thank you so much. Pa-share naman ako live. Wala ka pang sharer badge. And yeah, also, no, sa mga hindi ko pa nakikita ng sharer badge dyan, pakishare na lang. Make sure it's public. Yan. Alright. Oo nga naman. And again, guys, i-comment ko din na thank you so much sa mga nanood. Para kasi sa mga nakalimutan yung laban, highlights natin kahapon with Kuya Zeus and Ate Yuko. Tama. Diba? Thank you. Sila po ang nagbigay sa inyo ng mga highlights kung paano nakapasok yung ating mga esports team natin dito. Kung paano nangyari. Mm-hmm. Binigay kita sa'yo na. And shout out sa ating pinaka-newest sponsors. Yes. This league is also sponsored by Unibin. Thank you so much. Yan po. Yung nakikita nyo sa ating screen. Thank you so much, Unibin. And again, i-project, handle po ang ating tournament ng ating Moonton. Kaya gustong-gusto ko nang malaman kung sino yung walong papasok ngayon linggo sa ating semifinals. Nako, excited na talaga ako. And also, we wanted to thank the Manila Times TV for making this possible. Thank you so much. And also sa Momentum. Thank you so much po. Maraming pong salamat. Yan yung tunay na kung wala sila, wala kami. Correct. Dito. At guys, i-comment ko lang kayo. Online tournament ang nangyayari natin dito sa ating quarterfinals at anong nangyaring elimination round. Pero, makikita-kita na po sila sa grand finals natin dahil yun ay magiging offline tournament. Yes, offline na po ito, mga sir, and it will happen on March 14. Yes. June. June 14, sorry. Yeah. June again, 14. Nagbago po ang ating schedule, but June 14 will be our grand finals.
magkikita kita. And alam nyo ba mga sir kung saan gaganapin ito? Saan ba Timili? Saan ba gaganapin dahil nung isang linggo pa nila? Gusto ko na sabihin. Sasabihin ko na ba kung saan to direct? Okay na ba? Pwede naman natin Pwede na bang sabihin kung saan yung venue? Alright. Mamaya-maya i-announce natin yan. Pero de, punta na muna tayo sa ating Game 2 sa draft pick. First pick dito ang ating Dream High Esports. Alright, so tama, shoutout muna tayo ulit dito sa ating live stream. Sabi ni Miss Regeline Abaya na top 1 na guinea bear ng Quezon. Good luck to all players. Keep low key. Tama naman yan. Pero Runox ang binan ng Dream High Gaming. Napakaganda. Pero ito, kasunod na ban dito ng ating RH ay, wala pa sila ditong ban. Okay, so hi sa iyo, Aris Jolok. Shoutout mo daw siya, Arvin. Uy, shoutout naman sa iyo. Kay Shira Heaven, friend ko, na pinuntahan ko nung Pasayahan. Sinara ang tindahan, binuksan ang piso net, lahat ng computer, naka-live lang nanonood sa momento. Ay, ang taray! Ni Kuya Jeremy Pornella, yan ang pinaka-comment ko. Maraming salamat sa ating kaibigan dyan, Miss Shira Heaven and Mr. Jeremy Pornella, ang mga nanonood sa atin dyan. And Claude, ang binan dito ng ating RH. Alright, so shoutout po sa lahat ng supporters, yes, ng DHE at ng RH Impulse. Yan, thank you so much. Pero Kufra naman ang binan dito sa side ng Dream High Gaming. Wow, pero ang ganda ng binan nila dito. Hindi ko alam, pwedeng Esmeralda, hindi pa ako nakakita ng pick dito. Yes, picking. Open po ang Esmeralda at na-miss kung makakita ng Esmeralda. Uy, Gaming. At nandito na ulit si Kuya Yuri Vale Bituin. Pa-shout out naman po. Yan yung mga solido nating viewers. Hi sa inyo, Yuri. Thank you so much. Please share the live. Ayan. And again, shout out po kay na Ate Bubay dyan at saka kay Kuya Paula at saka si Abe na nanonood mula sa Baguio City. Napakalayo naman dyan. Baka naman makabalik ako dyan. Pero Kimi and Croc, ang pinan dito ng pinik ng ating RH. Ang ganda ng composition. Ate Mili, Kimi at Croc, napakabilis mag-clear nito. Correct. At medyo sakit ang kinuha dito ng RH. True. And also, to follow up with Harriet, at mukhang nagkakaroon na ng pustahan dito, 5130 pesos para sa RH at para sa DHE. Naku, ang gagaling ng mga viewers natin dito pa nagpustahan. Tama. Pero pa-shoutout ko naman dyan si yung kaibigan ko, si Mark Angelo Soreso, na nasa Dubai. Shoutout sa Dirty Glad, lahat sila nanonood. ML Community mula pa sa Dubai. Alright. Yan ang gusto-gusto ko. Shoutout sa inyo dyan, coming from Dubai. Ayan, baka naman. Miss Regeline Abaya, pogi mo talaga, Kuya Arvin Recio. Turks naman dyan. Yes. Mag-uwi ko dyan, bebe. Shoutout sa iyo, Alu Alcantara. Yes naman. Ayan, Aaron Mendoza. Yup. Ayan. John Carlo Padilla. Sige. Type lang ng type, no? Comment on the comment, share lang ng share, mga sir. Pero ito, Leymord ang pinig ng Dream High Gaming and then Chu ang sinecure nila. And Esmeralda naman ang sagot ng RH. Ang ganda ng dalawang lineup. Medyo magkakasuntukan dito sa early kasi may Harit and then may Esmeralda. Yung correct. Dalawang counteran eh. Tama. Napakaganda ng game 2 natin. Game 2 pa lang to. Best of 5 po ang laban natin dito. First ban uli. Baban tayo dito sa part ng Dream High. Mm-hmm. I think magbaban pa sila dito ng support or ng damage. Kasi ma-open pa dito. Tamos. Your team is banning. Yes, Tamos. Kasi yung kaninang ginamit ng... Sila, Dream High ang gumamit. Pero ayaw nilang magamit sa kanila. Yes. Kasi wala pang fighter pala yung RH natin dito. Pero ano naman kaya ang ibaban sa side dito ng RH? Alright, so again, shout out dito sa newest sponsors natin. Unipin and also sa ML Iloilo. Oh my God! Andayo na nararating ng Momentum Esports. Shout out po sa ating community, ML Iloilo. Yes, miss ko na kayo dyan. Ako, baka naman makabalik pa kami dyan. PM is the key. Sabi ni Miss Regeline Abaya, napakaganda ng lineup. Tama ka dyan, Miss Regeline, kasi kung titignan mo, damage ang binan dito ng RH which is carry.
kung ano yung ginamit kanina ng Dream High. Pero ito ano kaya ipipick ng ating RH just to secure yung kanilang lineup. Mm-hmm. Minotaur, a crowd control tap. Minotaur. Napakaganda ng your sagot. And of picking. Course, patay tayo dyan. Nako, ewan ko na lang ha. Medyo makukunat din tong nakuha ng RH Impulse. But tingnan natin kung anong counter pick. Thank you so much, Aaron Mendoza. Yap, sa pag-share ng ating live stream. Thank you so much naman. Maraming salamat. Lubos ako nagpapasalamat pag nakakita ako ng share badge dyan sa atin. And of course, dito kay Spade Matay Tolentino. Pa-shoutout daw, Ate Mili. Di ba naman? Pero Diki at saka Hellcurt naman ang makikita nating galawan ng ating Dream High Gaming. Ang yes, ganda. Of course. Si Diki talaga hindi nawawala dito dahil Diki lang ang malakas. Pero ito syempre, naman, wala na naman silang Kortang. Chew na naman, chew lang, sapat na. Yes. Ang ipinaninindigan dito ng ating Dream High Gaming. Mukhang alam ko yung mga ganyang klaseng galawan. Pero no, tingnan natin dito sa RH Impulse kung anong klase or ano kaya pipig nila. Maybe Aldous? I don't think so. Because Aldous. Maganda lang yung maganda yung pick ng Aldous dahil late game. Kung lahat, kasi ano eh yung lineup nila protektado yung Aldous. Talaga yung lineup na magandang protection sa Aldous. Mm-hmm. Kaya comment ko sige tama lang yung Aldous kasi alam naman na ma-protected. Not unless magank ng magank ito ng ating Dream High kasi may hari tayo eh. Oo. Medyo hindi ko nagigets kasi parang ang hirap kasi itawid sa early and mid game ng pick ng RHI kasi alam naman natin na Aldous is just for late game. Uh-oh. Also Kimi. Pero I think kung ang gagawin dito kung di ako nagkakamali, ang gagawin lang dito ng RH is a 4-man rotation. Mm-hmm. Bigyan lang ng farm doon yun sa taas yung Aldous. Yes. Yun lang talaga yung magiging Pero syempre mahahalata ng Dream High yan, but hindi natin alam. Pero kung makikita kasi natin yung galawan nga naman ng Dream High, napakagaling nila sa Earth. Welcome to Mobile yes. Legends! And, pero ito, ayaw ko na itong patagalin. Punta na tayo sa Land of the Dawn Game 2 sa ating unang series ngayong araw na ito. Pakilala ko muna dito sa side ng Dream High Gaming Lark ang gagamit ng ating Harit. Si V naman dito sa ating Digi. Dealer ang gagamit ng Leomord. Mira ang gagamit ng Hellcurt. At si K-Dog naman para dito sa ating Chu. Alright, and dito naman sa RH Impulse, we have Beke ba to? Ano to? For Esmeralda, Neve for Grock, Nyx for Kimmy, Russ for Aldous, and also Meme for Minotaur. Sabi ni Don Johnson Matugas, Dream High lang malakas. Titignan natin yan para dahil sila nga ang nakakuha ng momentum sa ating game 1. Pero ito, early bomb, sabi ko na nga ba, 4-man rotation ang gagawin dito ng parehong kupunan. Pero ito, parang ang sakit ng damage ng Diggy doon sa Aldous sa ating babang pero sabi ko na nga ba, mapapatay yes, agad ng Diggy. That is another first blood coming from Diggy mga sir. Tignan mo natin, medyo nagiging impulsive and of course aggressive itong RH Impulse. Yes, tama ka dyan. Pero ito, parang mamantiw-tiw-tiw-tiw muna ang sagot-sagot dito. Yes, sagot-sagot muna mga sir. At ito na nga mukhang kukorte rin na po. Mga kaibigan, and Chu is gonna go down Sabi. Coming from Kimmy. Mga kaibigan, and another kill coming from... Oh my God, Kimmy! Double kill! Ang ating Kimmy dito! Napakaganda! Itong masama dito sa part ng ating Dream High Gaming, yung mabibigyan ng space para ma-pre-hit dito yung ating Kimmy. Wala silang masyadong pang-hold. Tama. So, grabe nun. Ang ganda nung pinapakita ngayon ng RH Impulse ngayong early game, but they have to maintain it up to the mid game and also the late game mga sir, kasi pag sila nabutasan ng Dream High mga sir, nako GG, well played naman tayo, no? Pero pa-share ng ating stream naman dyan yung mga kapapasok pa lang tayo dito. Dream High Gaming nakakuha ng unang game natin, best of 5, pero ito, Dark Knight Falls kinas dito ng ating ni Mira, pero napatay na naman yung Aldous ng ating Diggy. Ang bilis ng level 4 and also level 5 na po dito si Hellcurt. And yun lang ang masama. Ang nakakapatay sa Diggy ay isang support. Napakasakit. Pero ito, ang pag-asa ata muna ng damage dito ng ating RH ay ang ating Kimmy. Si Aling Kimmy kaya ang magtatawid ng ating game 2. Yes, abangan. That's right. So, eto na nga, up na po dito ang turtle. Kanino kaya mapupuntahan? I think they're gonna go for it. But, I think, eto na nga mga sir, wala pang level 4 to dito.
Wala pang level 4 ang ating Minato, pero napitas. Ginantehan agad ang ating Kimi dito. And then, Dream High makakakuha ata dito ng objective sa taas. And bugbog sarado na naman dito ang ating Aldous! Sapok na sapok! Another one, yun na to protect Hellcourt mga kaibigan. Wala na pong nagawa. Ayun na nga ang maganda. Uy, teka lang, parang mali naman ata side step ng ating Harit doon. Ako si Harit. Inikutan niya lang yung tatlo. Nang sasay ko pa si Harit, no? Kita-kita naman natin. And, ayun na nga, nakuha na. Yan. Ito lang yung sinasabi ko, Ate Mili. A very wrong mistake ng ating RH dito ay pag nabigyan ng space ang Harit para hindi makapag-farm yung ating Aldous. Yes. Parang sinabi nila, Diki, sa'yo na yan, sapat na yan. Bugbugin mo dyan yung ating Aldous. Correct. And yun na nga, di ba? Grabe, kailangan makaipon dito. And I think they should wait until the late game kasi medyo, di ba, alam mo na, parang malulugi pa. Eto na nga mga kaibigan, nakatakas pa dito si Hellcourt. Mm-hmm. Pero hinahabol na dito ng ating Aling Esme, pero hindi. Kuha-kuha muna ng objective lang tayo dito, pressure. Pero tingnan mo, umakyat naman sa taas ang ating Aldous dahil alam niya na medyo delikado na siya doon sa baba. At hindi pa nagto-turtle dito mga guys. And ito nga, speaking of turtle, mukhang kukuli na po dito. Oo, ikukunta sila dito dahil masakit dito yung ating Kimi. I think free turtle to mula sa kanila. And then, napakaganda na. Dapat ganito yung ginawa nila kanina. I think siguro pinag aralan lang nila. Yes. Yung galawan ng stage. I'm not really sure. Pero tingnan mo naman yung damage ng Esmeralda sa Diki. Parang sinabi niya, kung kanina masakit ka, hindi ka nauubra sa akin ngayon. And ito na nga, susugod na po dito si Aldous. Pero hindi, na-cancel niya pa doon. Pero tingnan mo yung objective na ginagawa. Objective-wise talaga dito ang ating Dream High Esports. Exactly, pero mukhang paakit na sila. Diki, Aldous naman! Ang mahuhuli dito na Dream High Gaming. Tingnan niyo naman ang standing ng ating. It's a 0-4 standing. Oh, and Esmeralda coming in and I think she is gonna go for the kill in the way of the dragon. Mga kaibigan, hindi na makakatalakas. Mirawan's Fury! Pasok na pasok doon sa apat. Pero tingnan nyo naman yung damage ng ating Leomore dito. Mamba out dito ang ating dalawang tank mula sa RH. Pero Kimi, sagot. Tanggapin nyo to. Pero ayan na, Zaman Force nilas dito. Patay dito yung isang ating tank. Pero ito, sabi ng Aldous, teka ka. Mag-isa na lang siya doon, gaganda sir. Ako sa'yo. Pero tingnan mo, ayaw umatras ng ating Harit. Mag-isa na lang si Harit dito, mga kaibigan. Kita-kita naman natin ang pang sa psycho ni Lark. Oh sigang, my God! Sigang-siga dito ang ating Harit. Sabi niya, teka ka. Kahit tatlo kayo, papalagan ko kayo. Pero tingnan nyo naman, lamang na lamang na po, guys, sa ating mga nanonood dyan, Dream High Gaming, control na natin yung ating map. Napakagandang rotation. 5 minutes, I think. Pinagawa. 5 minutes. And 40 seconds. And shout out sa mga member ko ng Extreme Illuminati na nanonood ngayon dahil sabi nila kahit hindi kami nakapasok, ang galing naman, deserve ng mga teams na makapasok. And of course, 264 viewers. Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat guys sa mga nag-share dahil napakaganda na binibigay ng unang laban dito ng Dream High Gaming. Pinoprotektahan na nila ngayon ng Aldous at yes, si Billy. Kailangan nila yan eh. Ang pinagsasolo nila si Kimi na Aldous, pinagpatagdo nila. Pero ito, free turtle naman dito. I think, pangatlong turtle na to. Pangatlo na. At makukuha ito ng ating Harit. Double damage naman ang makukuha dito ng Harit. Medyo masakit ata dito. Leomord, limang member dito. Magbaka na nga po. Grabe na, ayan na nga po, mga sir. At pumapasok na si Hellcourt. Grabe. Pero mga may hinahabol at tingnan natin dito. Mukha ba uubos na dito ang RH moves. But no! Wait, there's more! Dalawang tangke! Mga kaibigan, I think this is gonna be a wipe out! But no, ayun pala natitira pa dun si Aldous! Pero 4-man down mula sa side ng RH, medyo delikado. Hindi na nga medyo, delikado talaga ang sitwasyon ng RH dito. Lahat ng fans ng RH kailangan nang itaas ang kamay dahil na ito na ang Aldous. Ten-ten-ten-ten! Oops, medyo muna. Akala ko, mapalagan niya dun yung Harit eh. Medyo ten. Kinansin niya? Bluff lang yun, sir. Bluff lang na. So, item check nga tayo. Direct na natin kung anong mga items na dito na. Ooh, tinan nyo. Calamity Reaper mula dito sa ating Esmeralda. Wala pang But take a look at Harit. Yan pa lang yung item niya. Pero yet, napakasakit na po. Gucci-gucci na talaga pag may Calamity Reaper ang ating Harit. Oo, tama ka dyan. But ito na nga, first item niya is Immortality.
dito. Just to secure na lang na hindi siya mamatay dito. Pero ito po, titignan mo naman. Uy! Dinatry ng ating Leomord na makapasok dito sa apat na membro ng ating RH. Pero hindi, masakit kasi dyan yung ating Kimi, yung sagusagunan. Pero Minuman's Fury, meron yan. Uy, pero Harit! Uy! Oh my God! Cornbeam na nga po dito mga kaibigan. And also shoutout dito sa Unifin mga kaibigan, killing spree na po dito. And mukhang dito na magkakaubusan mga kaibigan. Oh my God, na shoutout doon yung Harit pero patay. Napatay, double kill ang ating Harit doon bago siya makuha ng ating Kimi. And shoutout po sa aming newest sponsor, Unifin. Kung di dahil sa inyo, hindi kami magkakameron ngayon ng magandang laban dito sa ating quarterfinals. Pero ito, kailangan na talagang magdasal ng RH. Inhibitor turret na ang nakuha. Dalawa na ang nakuha dito. Yes. And open na po ang Lord mga kaibigan. I think they're gonna go for the Lord. Sabi nga ni Lawrence Pablo, dancing Harit in the house. At yes, nakikita natin, yun nga naman yung magandang ginagawa ng isang Harit natin. Kaya medyo respect, diba? Most ban nga natin ngayon is Harit. Pero ito, kaya pang bumawi dito ng RH. Kaya nilang panindigan na sila ang comeback kings ng Momentum Esports. Correct ka dyan, sir. So, eto na nga binabanatan ng Level 1 Lord dito ni Hellgirl. Ayan. Pero ito, I think, secure na nila yung objective. Sabi nila, punin natin to. Lord 2 na ba to? Lord 1? First Lord ito sa ating game 2. Makukuha agad ng Dream High and Fleeting Time. Just to secure ng na ating DD. Alright, ayan. Ilang stack na kaya ng Aldous natin? Kailangan ng humabol. I think, hindi ko kasi alam kung ilan ang stack ng Aldous. Pero alam mo, sa tingin ko, magandang combination lang. Magandang pasok ng Minuman's Fury. Pasok ni Aling SP ng Falling Star. Gucci yan. Pwede nilang makapak to kasi may free hit naman sila ng ating Kiwi. Pero yung look at the damage na ibinibigay ng first damage ng Leo, medyo walang sagot ang ating RH. Pero mga fans dito, hindi nawawala ng pag-asa. Sabi nila, best of 5 yan, kayang-kaya yan. So I think papasok na po dito mga sir ang Lord, ang Level 1 Lord. Is it gonna be the last clash for today? Pero ito, dahil ito na, madali lang kunin niya yung ating Lord. Pero hindi, sabi nila, hindi kami nakapokus sa Lord. Lock Tower ang gagawin dito. And that's it! Game 2! Nakuha na naman ng Dream High game. Dream High Esports. Alright, victory! Sabi po ni Unipin. Again, guys. Unipin, thank you so much sa ating newest sponsor. So the score right now is 2-0 in favor of Dream High Esports. And of course, this is a best of 5. So, kailangan pang matalo ng DHE ang RH Impulse. Ito yung sinasabi natin, the momentum ay nasa Dream High Esports na. Yes. It's 2-0. Mm-hmm. Guys, 2-0 na po ang ating standing. Alam ko naman na yung mga nakakapasok dyan, na nakita nyo naman yung ating views. Nakuha ng Dream High na naman ang ating game 2. Exactly. Tama ka dun. Siguro medyo napredict ko nga, medyo tagilid kaya ata. Medyo hindi na gampanan yung maganda lang rotation. Pero maganda sana yung pickings na RH. Oo. Pero sabi nga nila, malakas yung Dream High pala when it comes early. Look at the rotation, yes. Look at the objective-wise na ginagawa nila. Just to secure na sila yung makakapag-control ng mapa. Exactly. Kasi kung sino yung una makakontrol ng map, siya yung waging-wagi dito. Pero again, guys, 2-0 na po tayo bago natin ibigay ang ating Game 3 sa aming pagbabalik yan. Alright, we will be back. Thank you.
katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat yung malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Back naman, ladies and gentlemen. Again, it's a best of 5 series dito sa ating game 1. 2-0 na ang standing ating Mili. Correct. Dream High ang nakakuha. Correct. Ng ating momentum dito. Alright, so yun nga pinag-usapan natin kanina, no, kung paano kaya ang gagawin ng RH Imports. Dahil kailangan nila ma-sweep ang 3 wins. Kailangan nila ma-3 wins. Pero wag mawala ng pag-asa yung mga fans dito ng RH. Dahil pwede pa silang bumawi dito. Wala mga kapagsabi, baka malay mo it's a 3-2 ang ating maging score, di ba? Diba? Wala ka. Meron kasi silang capacity na mag meron silang sa sarili nila kaya nilang mag-comeback. Dahil yes, nagawa naman nila nila sa. Pero tamang yun yung kings lang. Yun yung sinisecure ng ating Dream High dito. Dream High. Na early, alam nila na malakas din tong RH kaya sinisecure agad nila unang mas snowball. Talagang pasok agad tayo dito. I think kailangan nilang iba dito yung mga heroes na ginamit nila kanina, talagang hindi nila kayang i-control. I think kailangan advice lang sa akin, but I don't know, maybe a different opinion, but in my opinion lang siguro iba na nila kung hindi na makontrol yung mga heroes na ginagamit ng DH. Oh, katulad na lang ng Chu. Hindi na mo parang Day yung word. Ang delikado dito ha. Kaya ang lakas mag-initiate ng Dream High Esports kahit Chulang at saka Digi ang kanilang tank at support. Yes. Para pa kaya kung ang naging lineup ng Dream High is meron silang Grunk or meron silang talagang 4 tank. Well, I think pinaghandaan talaga nila yun, di ba? Yes. Napakaganda comment. And again, guys, thank you so much sa aming newest sponsors, yung kanina lang ng Flash, yes. Unipin. Yeah. Ayan, thank you so much po, guys, sa kakapasok na nating sponsor. Thank you so much. And don't forget to like and share our stream. Kamusta ba dyan sa ating live stream na... And kita naman dito, hi sa iyo, Jane Lonio. Ayan ang partner ko. Hi sa iyo, Papsi. Hi sa iyo dyan. Partner ko dyan sa pag-arap ng mga sponsors. Baka naman. Oh, baka naman, sir. Alright. Kay Alu Alcantara, Dream High Esports na malakas. Ayan. Pag nanalo RH. Naku, Ray Gadon. RH pa din. Sabi ni Rachel, hi sa inyo dyan. Pa-share naman ako live. Pa-share naman, guys. Thank you so much sa mga na-standby dyan. And advance congratulations sa mananalo mamaya ng ating epic skin. Mm-hmm, correct. Ayun na nga, diba? So, again, Unipin. Unipin lang ang malakas. Thank you so much sa ating Unipin. Don't forget also to follow the page Manila Times TV and Momentum Esports, yes, Battle TV. Thank you so much. And shoutout ko na rin po si Direk dito na pinaka-pogi. Ang mga aming director, shoutout po na binibigyan talaga tayo ng magandang show, yes, magandang segment, at magandang visual effects. Visual dito sa ating likod. Kung makikita nyo, medyo wala lang yung mga newest hero natin. Sa ano. At ban po dito pa rin ang ating Paramis dito sa ating week. Hindi ko lang sure i-announce namin kung pwede na siya sa Grand Finals kasi medyo nag-update na ang ating mundo, ang ating ML. Nag-update ka na ba? Yes, kanina lang. Kanina lang. Hindi nag-update pa ako nag-update siya. Kasi may ginagawa. So, iti-check natin dyan yung mga adjustments sa heroes kung pwede na ang ating Paramis, and then i-announce natin sa mga players kung pwede nilang gamitin. Alam mo, marami kasi na nagamit ng Faramis sa ranked games. Correct. Sabi nila new meta, napakaganda. A dying team ang nangyayari dito sa ating lineup pag merong Faramis. Correct. Kaya maganda. Sometimes binaban pa yan. Pero in a different tier, mga rank tiers nila. Kasi sometimes sa iba ang banning system ng Epic, iba ang banning system ng Legend also sa low star. Oo. Alam naman natin yan. Pataas. Sabi nga na ginoo ko yung mga nanonood ng... Nung last time, nanood ako ng mga friends ko, nanood kami ng Momentum, sabi niya, bakit ganun mag-ban doon sa tournament nyo? Ang ganda. Sabi ko, mga higher rank kasi yon. Sabi, ano bang rank mo? Sabi niya, Grandmaster eh. Tapos, auto-pick daw, mga marksman. Sabi nung iba, adjust naman kayo. We don't do that here. Oh. yun ang mga sagot ng mga Grandmaster na naglalaro. Pero shoutout tayo sa mga Grandmaster na sulidong-sulido. Mm-hmm. So, manood lang kayo ng magandang klase tournaments and also mga laban ng
mga lives. Yes. And again, thank you so much sa ML community Iloilo, ang layo ng nararating. Iloilo, alam mo pumunta kami diyan. Shout out po sa inyo diyan, guys. Maraming salamat at na nakarating si Ating Mili mo diyan. Baka naman ako. Si Papa Chow. Yeah, nakarating kami diyan. Alam mo, the staff right there is really wonderful now. Welcome na welcome kami sa Iloilo together with the ML Iloilo community. It was really grabe at wala akong masabi. Oo, ang ganda naman diyan. Kaya abangan natin 'yan kasi syempre mga palalado natin 'yan. Gusto natin pasukin lahat 'yan, mga e-sport na dadayo tayo. Tama. Para lahat ng amateur mapuntahan natin at mabigyan natin ng show. Abangan niyo lang 'yan. But don't forget to like and follow our page. Guys, lahat yan po ay i-announce namin dyan. Tama. So, syempre, hinihintay lang natin ang team Ang mga teams natin ng team Dream High Esports at saka RH Impulse. Nag-uusap-usap na yung mga teams na yan. Humingi muna yung breakdown. Syempre, kailangan nang bumawi dito ng RH. Ito na talaga. Dapat talagang makuha na. Or else, this is 3-0 ang mangyayari natin. Correct. Dito. Hindi man lang makakaskura ang ating RH. Tama ka dyan, sir. Pero sabi nga dito, walang aayaw, sabi. And shout out po kay Mr. Anjo Villegas, nanonood sa akin, pare ko, Pops RB, pa shout out naman. Yan ang pinaka-sponsor ko yan, napakayaman niya ni Sir Anjo. Ay, naku, baka naman, Sir Anjo. Kaya, Sir Anjo, baka naman gusto pumunta dito, tapos mabigay ka ng skin. O ba? Naku, woo! Ano yan, malakas din yan, I think, ano yan eh, top player yan. Siguro Laila ata yan sa kanila. Naku, top player na yan. Pero maganda, thank you so much guys sa panonood, sa mga kaibigan ko dyan, Mr. Anjo Villegas. Thank you so much. And guys, abangan. Again, inannounce natin kanina, nagbago po yung ating grand finals. Okay? Yes. June 14 na po, hindi na po siya June 9. Yes, June 14, mga kaibigan. Medyo ayusin ko lang ang ating mic. Medyo hindi marinig ang aking sarili. Pero ito, again, game 3 na tayo. Mm-hmm. Gusto ko nang malaman kung alam mo yon yung mapipigilan ba ng RH yung pagiging aggressiveness sa early game ng ating Dream High Esports. Yun yung pinakamasakit kasi ako sa team ko lagi kong sinasabi, pag ganun yung laban natin, kailangan labanan agad ng ganung rotation din. Correct, kasi kailangan handa sila, kailangan handa ang each and every team dito na kapag meron team na talaga nagiging aggressive, meron silang panglaban. May sagot ka dapat agad dyan. Hindi tayo pwedeng gumawa na ay, ganito yung nangyayari. I think, ay, parang ilag lang tayo. No, we don't do that. We don't do that here. Diba, kung makikita natin, sa nangyari natin, taas muna tayo ng division. Professional League, MPL na nangyari nung Saturday and Sunday. Yes! Madami yung mga nalungkot na sana nangyari sa Friend Esports natin. Mga fans ng Friend Esports, doon pa sila natalo. Pero ang ganda naman ng laban na ibinigay. Yes, of course, Franco. Hindi siya piliin sa round. Oo, kung mapapansin nyo, ang ganda talagang Ren ang nagbibigay ng meta na pwedeng gamitin ng ating mga amateur and semi-pro. Exactly. Pero sabi nga nila, wala yan sa wala yan sa pro players, wala yan sa amateur, nasa nagamit yan. Yes, correct ka dyan. And also, shout pa rin dito sa 104 viewers natin. And yan. Oh, shout out po dyan sa inyo. Guys, again, hinihintay po natin magbalik ang ating game 3. And shout out muna kay Pops Leo na nanonood dito. Thank you so much for share. Yan yung ating Extreme Illuminati. Sabi naman ni Amiel Del Rosario Gakula. Hi sa'yo, shoutout. Shoutout daw natin siya kasi yan lang daw yung pangarap niya. Uy, shoutout sa'yo, Tol. Thank you so much sa panonood. Yes, sa'yo, Amiel, please share the live. Ayan, natupad na ang pangarap ni Amiel. And guys, share lang natin ang stream. Don't forget to share. Dahil baka may mangyaring pamimigay na naman pag umangat tayo ng 500 viewers. Baka dalawa ang sumigaw dito. Naku! Diba? Sino yung isa? Hindi pa natin alam. Ikaw ba yun? Pero again, i-announce po namin sa page yung masayang mananalo ng ating epic skin. Pagkatapos po ng live stream natin today, i-announce po yan ng ating page. So abangan and advance congratulations sa'yo, Kuya. Sa alright, shout out sa'yo, God Newler. Yan. Pero shout out ko din yung ating mga admins na ngayon na nakikipag-usap, napakahirap naman sa trabaho lagi makikipag-usap sa mga players. Kasi po yung mga players natin ngayon, Ate Mili, kung napapansin ko, medyo may mga problema sa schedule. Eh, binigay natin. Yes. Kaya shout out sa inyo, binigay nyo pa rin ng time, very time management. Very considerate.
just to secure na makalaro sila dito. Kasi quarterfinals na to, hindi na pwedeng puchu-puchu na lang. Oo naman. No? At 16 teams to. Oo. Ang malalaglag po dito, talagang laglag na, wala ng wildcard. Correct, guys, wala ng wildcard. Wala na pong wildcard. Yung wildcard po natin ay para lang sa mga nalaglag na 16 teams last week sa elimination round. Pero dito po sa quarterfinals, kung sino malalaglag, paalam na. And good luck na lang sa pagbabalik nyo sa ating season. Mga malalaglag, of course, welcome to season 2. Season 2, oo. Pwede pa tayong bumawi. Katulad ng sabi nga ng friend, bawi lang ng bawi. Yes, bawi lang ng bawi. Walang aayaw. Ay, pero shoutout ko rin yung community natin na tayo, Philippines, ang mag-host sa darating na June 23 at 22. Ang ating MSC yeah. Southeast Asian Cup ng Mobile Legends Tournament. Correct. Guys, support natin. Diba? Yes. In behalf of Momentum Esports, so support po tayo dyan. Supportahan natin Bread Esports and Archangel yes, ang panlaban ng Pilipinas. Correct. Baka naman MSC. Ito yung sinasabing naglalaban-laban yung mga teams dito sa bansa natin sa MPL. Pero sa MSC, Pilipinas, buo na ang ML community natin. Tayo dapat ang magkaisa para manalo. Tama. Dahil tayo ang champion. Tayo ang champion. Tama. Last season. Aethermain. Kaya ngayon, kailangan tayo pa yung Aethermain ba? Yes. Okay. Last MSC. Pero tingnan natin dito, Dream High Gaming or Dream High Esports and RH Impulse po para sa kakapasok lang dito sa ating stream. 2-0 na ang score nakuha ng ating Dream High. So, shoutout sa iyo, Noemi Yatasil. Shoutout, ma'am. Baka may tour din sa Bacolod. Yes! Yes! Sa Bacolod, no? Tatalkinin natin lahat dyan. Ipapagpapunuhan natin yan. Gustong-gusto namin makarating dyan, guys. And again, amateur lang po. Pinopocus na Momentum and Semi-Pro. Kaya huwag kayong mag-alala. Lahat kayo ang binibigyan namin ng show. Mm-hmm. Pero ito, tingnan muna natin dito. RH Family, sabi ni Noemi Yatasil. Thank you so much, guys. Pa-share naman dyan. And Anjo Villegas, medyo nako yung comment. May cup ramen ka sa akin. May ramen ako kay Boss Anjo Villegas. Thank you so much naman dyan. Yes! Thank you so again, much. And again, guys, umabot tayo ng 300 viewers kanina. Pataas tayo ng pataas. May siguradong mananalo na ng Epic Skin. Correct. And of course, ipopost po namin yan sa page ng The Momentum TV. So just wait lang natin, mga sir, no? Congrats naman sa kanila, Epic Skin, no? Yes, Epic Skin. Mm-mm. Pero huwag kayong mag-alala, guys, kung bigyan nyo, baka mabigyan nyo kami ng 500 viewers, ay may isa na naman atang mabibigyan ng skin. Oh. Nako, sino magbibigay? Siyempre, kung sino yung maganda dito. Ay! Pero diba, guys, ano tayo? Hashtag Paskin Ate Mili. Diyan po sa ating live stream. Wala akong ibibigay. Wala pa akong sinasabi. Nako, Unipin, baka naman magpaskin ka. Thank you so much sa mga viewers natin. And also, please share our live stream, The Momentum Esports TV and Unipin. Alin ba sa Unipin and Momentum Esports Battle TV. Yes! Yeah. Kamusta pa dyan mga ano? Spread the love lang po tayo dyan sa ating stream, okay? Correct. So, yun na nga, no, mga sir. Shoutout kay Ronald Tila na... Uy! Yes, shoutout sa'yo, Ronald. And also, sa ibang viewers natin and also kay Direct ng, ano, na poging-poging nagbubuhat ng TV natin. Ayan. Yeah, medyo inaayos lang namin dito. At ang ating mga teams ay nakahanda na para Correct. Sa ating game 3. Again, kailangan na pong bumawi dito ng RH, mag-usap-usap, taas kamay, energy ball ang kailangan mabigyan dito ng fans ng RH dahil kung hindi, magiging 3-0 ang ating serye para dito sa ating game 1. Alright. And also, sabi naman dito, shout out daw dito sa mga gamers from Mandaluyong. Ayan. Uy, Mandaluyong! Ang lapit-lapit naman dyan. Baka naman, ay... Basta yan ang sinabi. Ay, hindi ko pa masabi, pero maganda yung naka-line up para sa ating season 2 para dito sa mga amateur. Mm-hmm. Diba? And so also, sabi dito, ano ba? Yan, girl gamer na tank. Uh-huh. Ayan, oh. Diba? Uy, girl gamer. Comment na comment ko talaga yan. Pero abangan nyo po yung mga maglaro sa atin susunod na mga araw kasi may mga may isang team na girl gamer. I think Onyx Main. Bukas. Yeah. Yan, meron po, ayan yung patunay na ang babae, mm-hmm. hindi lahat cancer pagdating sa ML. Tandaan natin yan. And again, guys, pagkatapos po, sino ba ang kasunod natin, Ate Mili, pag natapos dito agad ng Dream High Gaming? RH Main versus Rain Reincarnation, yan ang kasunod. Pero ito na, ang pinakahihintay natin, Game 3,
sa ating game first series. First series, yes. Na game number 3, mga kaibigan, RH Impulse versus Dream High Esports. Pero ito, kufra naman ang pinag dito ng RH. Napakaganda agad ng ban. Rektang-rektahan tayo dito. Ayaw tayo makakita ng bouncing ball dito sa side ng RH. Pero ito, Dream High. Ano kaya ang sagot ng Dream High Esports? Again, like and share our stream, guys. Thank you so much sa mga nanonood. At ito na, umakit na uli ang ating mga viewers. Thank you so much. At abangan ang nanalo sa ating Epic Skin Giveaway. Oh, abangan lang natin, di ba? Your pero team ito, is banning. Guys, medyo hindi ko, medyo... Hindi makita kung anong nakasunod na binan at binig ng ating teams. Pero again, share the stream, guys, sa mga nanonood. Like and share our stream. Correct. Like lang ng like, share lang ng share, mga kaibigan. Alright. And give me respect ban dito sa side ng Dream High Esports. I think they should have, you know, your team is banning. De, ayaw talaga lang nila ma-open. Pero tingnan natin dito kung anong galaw naman ang gagawin ng RH dito. Kasi alam na nila eh, dapat alam na nila na napakalakas ng early game na situation pagdating dito sa Dream High. So okay, para sa akin dito, kailangan nilang gumanti agad dito. Kailangan nila ng lineup na kayang makipagsuntukan ng early. Suntukan dapat dito. Ang early, dito, mid, and then late game. Yes. Kailangan ganun kaganda yung laban ipapakita ngayon ng RH Impulse at saka ng Dream High Gaming. And also, shoutout sa'yo, Alu Alcantara. Shoutout sa'yo, John Third. Thank you so much your naman dyan sa ating mga viewers picking dyan. And panotify naman kay Kuya Yatasil. Yeah. No, man, thank you so much, guys. Mr. Alu Alcantara, thank you so much. And guys, don't forget to share. Share po sa public na makita namin yung share badge nyo. And again, harit ang sagot ng yes, RH. Very good. It's a very nice decision para i-secure nila ang harit sa kanilang side. And shoutout sa'yo, Avery. Ayan. And also kay Mackie. Yan. Luna. Shoutout sa inyo dyan. Pa-share naman ako ng live. Gusto ko talaga nakakakita dahil natutuwa na overwhelm ako pag ang dami ko nakikita ng sharer badge on top of your name. And also shoutout sa'yo, Patrick Mercado. Ayan. Thank you so much. Good dahil sa inyo, gumaganda ang aming energy dito sa aming studio. Pero napakaganda ng lineup na sagutan. Glod ang kinuha dito ng Dream High. And also the burst damage sagot sa Harit Lunok. Yes. And atang agad sinagot, Belleric. Ang ganda, sagutan to sagutan agad ang ginagawa nila. Correct. Dito sa lineup. Ayan, shoutout sa'yo dyan, Alexander Pura. Thank you so much for sharing the live. Your team is and again, picking. Thank you so much, Unipin, ang ating newest sponsors dito sa ating Momentum Esports Battle Team. And guys, game 3 na po tayo dito. Dream High Esports 2-0 na ang standing. Mm-hmm. Kailangan manalo ng RH Impulse dito, mga kaibigan, to maintain their spot para ipaglaban ang semifinal spot nila. Pero Digi pa rin, napakaganda kasi tingnan mo naman yung binigay na damage dito ng Digi doon sa ating Aldous kanina. Aha, yung pa may message talaga ng Digi bang klase. I think they should have banned Digi, but ayun na nga, binigay. Pero dito, I think kukunin naman ata dito on 2 or pwede nilang i-ban, i-respect ban na nito ng RH sa side ng Dream High. Exactly. So, your team is banning. Ayun na nga, di ba? Sabi naman ni John Margaret Vega, pa-shoutout naman please. Hi, ate. Thank you. Thank you so much, nice. And ayan, John Margaret. Ayan, so, binan pala dito si Joe, hindi ka na pala. Yeah, sabi ko nga sa kanila, dapat i-respect ba na nila yung Joe na ginamit dito ng ating Dream High. At mapipilitan sila kumuha dito ng isang core tank. Pero I think open pa ang Tamos sa kanila. Napakaganda ng paggamit ng Tamos ng Dream High kanina sa game 1, Ate Millie. Tama ka dyan. So, dito naman binan nila ang carry kasi wala pa yatang nakukuha ng marksman tong RH, but I think Ranger is open even though they banned carry right Minotaur. Here. Now, they also picked Minotaur even though they have Diggy. So, sabi ko nga sa'yo, Ate Millie, mapipilitan silang mag-pick dito ng core tank. Exactly. Kasi wala na yung kanila kaninang minobos pick na Chu. Pero ito, a crowd control dito sa side ng Dream High Esports. Napakaganda ng lineup. Kinuha nila yung Diggy na walang magka-counter dun sa ating Minotaur. Yes.
So, tamang counteran lang, however, is this! Wow, this is something that I would really like to see, no? Oh my God! Unang Estes na paggamit dito sa ating tournament. Oh my God. Just to sustain siguro. Ay, nakita ko na tong lineup na to. Oo, ako din. Bread Esports ang gumawa nito. Bellerick at saka Estes. Estes. Napakaganda ng composition nito. Sana ma-execute dito ng RH. And now, ang pagbabalik ni Aling Guinevere. Sana ma-execute dito ng RH ang Belle and Estes combo. Of course, meron ng insurance, meron ka pang dextrose, di ba? Daig mo pa na hospital dito, sir. Tama. Pero ito, sinecure sila naman ang gagamit ng malipitang Aldous dito. Tingnan naman natin. Ganda naman. Meron silang late game, which is the Claude and the Aldous to secure. Meron silang crowd control, Ate Millie. At meron silang first damage ng Lunok. Samantalang naman dito, sustain na sustain dito yung lifesteal. Ay, yung healing. The healing galing ng ating Estes dito. Healing galing, mga kaibigan. Oo. Di ba kita-kita? Healing galing. Itong Estes, sa pelikulang The Healing. Grabe. Siya yung mga sinasabi. May baon ka talaga. May baon naman ako. At makikita natin si paring Estes sa pelikulang The Healing. Yes. Tingnan natin kung mapapanindigan ito. Napakaganda na lineup na binibigay ng dalawang kupunan dito, guys. Again, it's a game 3. Sino kaya ang papasok? Maitit 3-0 kaya ito ng Dream High, or it's a really epic comeback sa side ng RH family. Yes, exactly. Bibigyan pa kaya nila tayo ng game number 4 ng RH Eagles. Yan ang ating aabangan. Pero again, like and share our stream. Yes. Pero ayaw na namin patagalin pa. Ito, suntukan to suntukan. Punta na tayo sa Land of the Dawn. Makilala ko muna dito sa side ng RH. Si Ross ang gagamit ng ating Harit. Si Nick naman ang ating Bellerick. Si Nick naman dito sa ating Leomord. Si Becky ang gagamit dito ng ating Estes. At si Meme naman para sa ating Helgard. And dito naman sa side ng Dream High Esports, we have Mira for Blood, Lark for Lunox, V1 for Diggy, K-Dog for Minotaur, and also D-Lark for Aldous. Oo, pero ito, first blood naman dito, yung ating Diggy. Napakasakit talaga nung Diggy. Grabe naman talaga. Stars. Ang ganda ng siguro ng pagtatanim ng bomba nito. Yes. Diba, yun yung maganda kasi pag napadaan ka na sa early. Nakikita ko siya lately sa RG na eto si Diggy nagtatanim talaga near the sa buff na malapit sa buff to have its first one. Oo, pero ang gusto kasi makita dito ay si The Healing Estes. Sa pelikulang The Healing, sabi nga nila. Pero ito, pinipressure na ng Dream High na naman. Pero it's a 4-man rotation dito sa side ng ating RH. Samantalang naman sa Dream High. Just to secure lang, farm ng farm. Nasa mid ang ating Aldous. Medyo ganda ng composition kasi may Claude. Oo, tama. So, Aldous, I think, is gonna go for the buff right here. And ito na nga, pumapasok na dito ang RH Kimples, mga kaibigan. And is it gonna be another kill? Pero wala po, mga kaibigan. And yun na nga, Diggy is down coming from Helgard dito sa top lane. Ang sakit ng ginagawa dito. Napaka maganda. Comment ko. Eto dapat yung kanina pa nilang ginagawa. The 4-man rotation ay magbalik sa side ng RH. Pero oh, but dito, take a look, mga kaibigan. Na nag-respond po doon si Diggy. And I think, may sagot agad dito ang ating 3-5. Pero makikita na headshot nito. Buntik na siya doon. Sayang, sir. Sayang ka doon. Pero tingnan mo naman dito. 4-man rotation or 2-man rotation just to secure na meron lang ditong Paraco Boys ang ating Lunox. Pero gusto ko na ha, may isinasagot na ang ating RH. Pero sa kills, medyo lumalamang na naman ang Dream High. At ito, kinukuha nila ang kanilang unang objective, which is the double damage na may bibigay ulit ng ating sir. Correct ka dyan, mga sir. So, eto na nga, tingnan natin kung kanino mapupunta itong turtle end. Grabe! Minimal Fury and together with the Diamond Force, mga kapigil, pumasok na dito si Aldous. Nag-uotok na naman and yun na nga. Maiiwan tayo dito ng ating Harit. Nakapatay pa siya doon. Pinatay niya dito ang ating Minotaur. Pero ito, mambaot muna dito. Hinahabol siya ng ating Diggy. Pero hindi kayang habulin. Ang sakit talaga ng Dream High pagdating sa early. Yes. Pero tingnan mo naman ha. Late game ang kanilang heroes, Ate Mili. Ang kanilang damage. Napakaganda. Pero they are dominating, mga kaibigan, the early game. But eto na nga, syempre, hindi magpapatalo dito ang RH Eagles. Of course, wala sa pokopularyo nila yan. Laban lang ng laban, RH. Pero ayan. Pero ito, Blazing Duet, just to secure lang yung mga kanilang objective dito. Sino kaya yung unang makakuha ng objective dito na lamang na lamang? Pero ito. Uy, grabe naman yun. Uy, Dark Knight Falls.
lang makatakas para lang makatakas dyan. Grabe, no? So, wala tayong padilim dito. Yung The Healing, mamaya pa ata natin pakita. Medyo mamaya pa natin pakita. On the way na yata. So, ayun na nga, diba? Pero ito, medyo delikado sila dito. 3-man rotation ang ginagawa dito ng RH. Pero, mambaot muna dingin dito. Low life masyado dito ng ating dingin. Uy, nabot ka dun sa Estes yung crab. Yung crab, medyo. Hindi naibigay sa damage. Medyo nalasin niya yun. Pero ito, again, 4-man rotation. Makikita natin dito. Belly ring. Makikita dito ng ating. Oh, flicker! Pero, ayun na nga ba, mga sir. Nakasal sila na nakita kung bakit nakasal. Pero ito na nga, because of the silent baby. Pero yun na nga, Belly ring is down. Oh my God! Here at eto na nga po, sir, ang The Healing. Eto na nga. The Healing Galing ang ginagawa dito para masustain lang yung life ng ating arit. Napakasakit naman dito. Napakaganda. Napanood nyo na ba ang The Healing? Na ito na. Panoorin nyo. Dito sa Mobile Legends. Sa side ng RH dito. Napakaganda. Okay. Parang pinapainom niya lagi ng Bayo Jessica ang ating mga... But eto na nga, Harit. Mega kill na po dito si Harit. And mukhang naging aggressive. At ganda ng sagot dito ng RH. Sila ang nakakuha ng unang objective sa taas. Aldous, kailangan lang talaga ng farm. Pero as... pareho naman nakaka-farm dito ng Leoport. Yung burst damage ng Leoport, medyo di pa natin nakikita. Request kaya medyo delikado dito din ang side of Dream High. Even though na sila ang lamang dito. 5-7 dito sa ating game 3. Lamang sa gold, 1,000 lang. 1,000 gold lang ang lamang dito. Request yes, 4 minutes and 47 seconds mga kaibigan. At masag na po ang top turret ng DHE. Tama ba? And yes. Also, kita-kita naman natin ang kinukuha na dito ang third down mga kaibigan. And I think, yun, nakuha na nga dito yung double damage na secure na naman ng ating Harit. And then, nahiling-galing just secure. Ang ganda ng pasok dito. Parang, ano to eh, hinahamon ng RH ngayon yung Dream High. Na ano, ngayon, sige, pumasok kayo ngayon dito. Oh my God. Na, wala pang nage dito si Minotaur. And ito nga mo, wala. Pero teka lang, parang mabaot muna dito. Walang mana dito. Si paring Estes dito. Pero Demon Hunter agad. Within 6 minutes, nakakuha ng Demon Hunter. Yari ata sila dito sa late game. Medyo kailangan nilang ma-fast game to. Kasi wala silang marksman. Alright, naispata na po dito ni Claude si Hilkert. And wala. Parang hindi. Medyo yun yung delikado lang dito. Hindi ko lang alam kung sapat yung magiging sagot na damage at saka na healing. Yes. Mamayang late game. Kasi Aldous and Blazing to win. Ang kailangan nilang saluhin natin healing pag pinag-game nila to. And then a lightning transition. Pwede dark side walls para lang makatakas mga sir. Pero hindi siya nakatakas doon. Mas masakit pa rin talaga eto si Claude, di ba? Kasi well pati sinalo niya doon yung Blazing Duet ng mag-isa. Masakit. Pero ito, sagot agad naman sa ating mid. Nabasag agad dito sa side ng 3-5. Pero isang sagot nila sa bottom lane. Pero medyo parang mas masamang trade yun. Palitan lang. Palitan pero mid ay makukuha pa rin. Nako, dapat hindi nila masyadong pinabayaan itong mga sir. So, eto na nga. Parehas lang sila. Hindi natin alam kung ano mangyayari. But I think, idederecho pa rin dito ng RH Impulse ang bottom lane. Oh my God! Oh, nire-recta nila dito. Wala silang pakailan. Wala atang uuwi. Oo, wala atang uuwi. Talaga pupuntasin nila mga sir. Dahil nandito po si Estes, ang number one fan ng healing. Galing! Ayan! Pero ito, parang pauwi muna sila. Mas lamang tuloy yung Dream High when it comes to sa objective. Correct. Pero maganda rin yung sagot. Pero ito, mapapatay ata dito, papasok na. Pero ito. Na ano dito si... Uy, pero Aldous! Ayan! Uy, Aldous! I think... Parang hindi sapat yung healing galing kasi wala doon yung Harit. Matay tayo dyan! Nako! Sinasabi ko naman sa'yo, sir! Wala na pumuntahan. Naging nantang gulay na dito si ano. Isa-isa ang pinatay. Upside dito ng RH, medyo delikado talaga sila dito. Tingnan nyo naman. And then, objective na naman ang may papakita dito ng 3-5. And then, Blazing Duet, sinalo naman. Blazing Duet, I think. Ating Hellcurt. Oh my God. Hellcurt is down dito, coming from Dream High Esports. Talagang pinanindigan nila. Grabe naman kasi mga kaibigan. The score right here is 5-12 in favor of DHE. And ito na nga po si Harit. Hindi makapag-dash because of Diggy. And I think... The Healing Galing! Ayan na nga po mga sir. Medyo late dito ang Healing Galing mga kaibigan. Pero wala doon. Kasi wala doon yung Harit at Healing. Pero ito sa tulad natin dito. Minotaur mga kaibigan. Kita-kita naman natin dito. And ayan na nga si Aldous. Papasap na ha. Pero ito. The Healing Galing sa pasba. Pero hindi ata. Wala na silang damage. Wala na damage. Generic at Estes na lang. Lakad matatag! Oh my God, medyo hindi ata umaprove dito ang pelikulang The Healing dito sa side ng RH.
Medyo delikado talaga dito. Mati 3-0 ata ang score natin dito. 5-15 ang ating score in favor of Dream High Esports. Dream High Esports. Medyo kailangan ng kumapit. May kakapitan. Lazy to win, pero oh my god! Buhay doon ng RHA Bulls. Napakaganda ng damage ng ng Lazy to win, pero pinasok ng Minotaur. Patay na naman dito mga Leomord. Wala ng damage ang RH dito. Papasagi na ata ang Minotaur dito. And that's it. Medyo kaya-kaya ng Erecta dito ng Dream High Esports. Tatapusin na kaya nila. Pero hindi, mapa-out na. But, ayan na nga po si Aldous at medyo naging aggressive. Bakbakan naman dyan. Ayan na dash lang ng dash, pero kotok pa rin is live dito si Aldous. Pero tingnan natin, ito na nga po ang mahiwagang hiling-galing ni SS. Pero, hindi. Wala na. Hindi ata effective dito ang biogesic na ibinibigay ng ating hiling-galing. Pero ito, my God, ang power nila. Ali Destros dito sa loob mismo ng torre. Oh my God, they are really getting aggressive. And is it gonna be a GG? Well played! Oh my God, it's a 3-0! 3-0! Ang naibigay ng Dream High Esports sa ating game 1. Oh my God. Oh my God. Hindi ako makapaniwala. Medyo hindi pinalan ang ating RH family sa kanilang RH Impulse na squad para makapasok sa ating semi. And there you have it, guys! Ang unang papasok sa ating semifinals, Dream High Esports. Of course. Securing the semifinals. Congratulations, Dream High Esports. And of course, masaya po si Sir Macro and also si Carlo and also the rest of the team dyan sa Dream High Esports. And of course, to RH Impulse, don't worry, there's still season number 2 for yes. Momentum Esports. Ayan. Pero thank you so much, RH Impulse, sa pagsali dito sa ating season 1. Correct. So, thank you so much. Thank you so much, RH Impulse, sa pagsali. Laglag na po ang RH Impulse dito at Dream High Esports, ang kauna-unahang team na papasok sa ating semifinals. Congratulations! Congratulations po. June 14. Ang makakaharap agad nila ay Dream High. Sino kaya ang kasunod na papasok? Next game natin, guys. Tingnan nyo naman. Another RH! And it will be an RH main versus Reincarnation. Medyo gigil na gigil ang RH family. Oo, na makabawi. And of course, alright, abangan natin ang next game after this commercial break. We will be back. Babalik kami pagkatapos ng ilang break. And then RH main versus Reincarnation. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat yung malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off!
katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and resources. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for future businessmen, Vision Club for future photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council's president, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I think the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. We'll be right back.
are back once again, guys, dito sa ating quarterfinals unang araw. At kanina na nga ay nakita natin kung sino ang unang papasok sa ating semifinals. Again, congratulations. Yes, congratulations to Dream High Esports. Ganda ng laban na pinakita. 3-0 po, ladies and gentlemen. 3-0 na, ay naging yes, na sweep nila ang RH Impulse. RH Impulse para to get the position for semifinals. Napakaganda. Unang laban sa ngayong araw natin. Ganda na pinakita ng Dream High. Yes. And now, secured na secured. Maghahanda na lang sila dahil sa semifinals. Bakbakan na bakbakan. Alright. So, game number 2 will be RH Main. Another RH. Another RH representative dun sa kanilang team. Mm-hmm. RH Main versus Reincarnation. Again, eto na. Ito gusto ko to kasi pagbawi ng api. Uh-huh. At main nila to, main. Yes. Kaya tingnan natin kung anong gagawin ng and RH Main. Meron tayong napaka... Yeah, pakita muna natin yung mga nagdala. Pero ito ang pinakamahalagang announcement natin. Importante na mahalaga pa. Oo, the importance na ibibigay namin ngayon. Ang importanteng mahalaga ay itong announcement namin, guys. Kumalma po kayo. Alright. Dahil sa announcement na ito ay baka kayo'y tumalon sa tuwa. Again, Grand Finals, June 14. Ang venue at imili, saan? This will be on... Fisher Mall, Quezon City. Yan! Kung sino ang mga malalapit dyan sa Fisher Mall. Ayan, isa na po ako dyan. Malapit ako dyan. Malapit to sa, I think, Quezon Ave. Oo. Malapit ang Fisher Mall sa... Quezon City. Sa Muñoz. Sa Quezon City. No? Ano yun? Pasok na pasok sa Quezon City. No? Yes. Basta alam ko area ng Quezon City. Ayan, basta alam ko Quezon Avenue. Again, Fisher Mall po. Yes, Patranco. Fisher Mall, Quezon City. On June 14, ang ating Grand Finals. At abangan ang mga guests na pupunta at aming konting ipagbibigay para sa inyo. Pero again, guys, free ba? I think, wala nang bayad, free admission, right? Free admission yun, guys, sa Fisher Mall. Yes. So, again, June 14, Friday, Fisher Mall, Quezon City, but the time will be announced page. Sa page na lang, to be announced na lang po. And, alright! And again, RH Main versus Reincarnation, Game 1 dito sa ating Best of 5. Unang ban is Claude. Ang ganda-ganda yes, ban. Yes naman. Ayaw na ayaw nila ng damage dito. Tama ka dyan, no? And then, sagot agad naman dito. Grok, ang binan ng ating Reincarnation. Very good. I think this type of banning is really different compared sa laban kanina, no? Again, like and share our stream. Fans ng RH, mag-ingay na. Yes, I am expecting a lot of RH fans right now. And also for the Reincarnation family, mga sir, maraming salamat. And always like, follow, and share our page, The Momentum Esports, and also the Manila Times TV. And thank you so much ating newest sponsors, Unipin! Thank you so much. And kaya ang binan dito ng RH. Diba? Just to secure na hindi sila mapipitasan. Dito. Again, guys, RH Main po ito. Hindi po ito yung kanina main nila. Ito, isa to sa nakapasok din nung Monday. So, again, thank you so much. Shoutout sa'yo, Maki. Pa-share naman ako ng live. Thank you so much. Alright, and sa mga wala pang sharer badge right there, kindly share the live sa mga groups, sa mga ML groups, kahit hindi ML groups, sa mga GC nyo, guys, please let them know that you are supporting your favorite squad. Yes, teams. RH Main versus Reincarnation right now, mga sir. And look at the pick dito sa side ng Reincarnation. Aling Kimi and Kufra ang sinecured ng ating Reincarnation. And pwede pa sa Lunox. Oh my God, this is a combination na naman ng masakit. Two mages ang kinuhay, and also Diggy, like, oh my God. Oh my God ka talaga dito na kanta dahil burst damage ng dalawang to, napakasakit. Kanta ba yun? Oo. Oh my God, may kanta na nun. Asher, okay. Kay Asher. Pasok ka naman. Asher, baka naman, na-mention ka na. And Aldous. Aldous, medyo wow. Ano ha? Nagiging 50% or 70% ang picking ngayon ay may Aldous. Parang gustong ibalik sa meta natin ang Aldous. But of course, Kufra is a... It's a respect, but... Yes, is pick. Hindi, na-pick siya dito eh. Mm-hmm.
Alright, so, diba, habang naghihintay tayo dito ng banning ng RH, so, kwento ko naman sa'yo, sir, diba, etong season 2, ngayong, ng momentum, ay mas pinapaganda at ipapagandahin ng ating Manila Times TV. Correct! At mas palalakihin ang preview, mga kaibigan. At kaya abangan, guys, sa aming susunod na live stream. Itong buong week na ito, abangan ang detalye sa ating season 2. Yeah, shoutout sa iyo, Miguel Dayaw. Hi sa iyo dyan, Beshi Wap. And also, thank you so much, guys. Thank you so much sa mga sa ating stream. Like our page para malaman nila na naandito na tayo sa quarterfinals. And Gusion, at ang ibibig dito sa side ng Reincarnation, akayang binan ng Reincarnation kanina, and Kagura yes. naman ang binan. And again, Unipin, thank you so much, and Momentum Esports Battle Your TV po, palay. And the Manila Times TV. Yes. Pa-follow ng page, baka malay nyo, nasa requirements namin yan sa season 2. Hindi kayo nakapollow. Diba? Sayang malay naman. Malay mo yung skin giveaway namin mamaya na po-post. Makita namin hindi yes. pala nakapollow. Guys, yung mananalo ng epic skin. Buti pinaalala mo, Ate Mili. Make sure na naka-follow ka sa page ng Manila Times TV. Oy, Franco. Ng Momentum Esports at na-share yung ating live stream. Kumatapang ka, ilak mo si Franco. Ayan, hindi ka. Minotaur. Diba, Minotaur will be your picked right here sa side ng RH Main. Ayan. And then Leomord ang ipipick dito. I think mag-one tank lang sila. I think so, ang yeah. Reincarnation. Oh, it's a very tricky. Because they already have Aldous and Leomord. So, medyo... Ang sakit na ito mga tanong. Also, Kimmy and... Masakit, I don't know. At Ate Mili, masakit at masakit sa masakit yung damage dito na Reincarnation. Kasi but when it comes na mapitas dyan yung Kufra, wala nang kukuha ng damage. Tama, and double fighter, two fighters right here and two mages right there on the other side of RH main, which is parang fair na fair, pero hindi natin alam kung paano mag-execute ang mga teams na to when it comes to our clash. Medyo yun lang ang gusto kong malaman kasi ngayon lang ako ulit makakakita ng isa yes. lang yung core tank or sinong itatank nila dito, Leomord or Aldous, hindi naman pwede, di ba? Tama diba? Ka dyan. Kasi ang alam ko lang ngayon, hindi naman na sa karamitan na nakikita ko sa lineup nila minsan, kailangan talaga double tank or isang tank, isang support kasi walang magsusustain ng team fight. Kasi pag napitas yung isang tank, isa lang ang tagakuha ng damage, wala nang sasalo. Mahirapan sila. Welcome to Mobile Legends! We have a point right there. Pero hindi natin alam, mga kaibigan. But, punta na muna tayo dito sa ating Land of the Dawn. At pakilala muna natin ang side dito ng RH main. Dito naman sa RH main. Si Jack ang gagamit ng Harit. Si Joy ang gagamit ng Lunok. Si Ton naman ang gagamit ng ating Diggy. Si John dito sa Granger. At si Thor ang gagamit ng Minotaur. Yes, and eto na nga dito naman sa side ng Reincarnation. We have student 4, Kufra. Initiate retreat. Okay, we also have insane. Yeah. Sorry. Insane sa ating Kimmy and also Pain for Aldous. Alma Mandy for Leomord and also LJ for Gusion. Oo, ito lang ay sinasabi ko. Medyo ayan, four-man rotation ang ginagawa dito ng RH. Initiate napakaganda. Retreat. Medyo yun yung gusto kong makita kasi sa RH clan. Yung four-man rotation na ginagawa nila na nakita natin last week. Pero ito, tingnan natin kung paano paninindigan ng Reincarnation ang kanilang isang tank lang na lineup dito. And Diggy dito sa ating bandang top lane just to secure dito ang crown. Nakukuha pa din. Nanakawan sila doon. Nanakawan sila kaya medyo delikado. So, yun na nga po, Diggy nakuha niya doon si Kimmy pero sayang hindi tinuloy. Hindi niya natuloy, hindi niya na-secure. Pero dito, human rotation pa rin ang ginagawa dito sa side ng Reincarnation. Ito, mapapansin natin. Initiate retreat! Ang sakit ng damage dito ng Granger at saka ng Diggy. Medyo maganda pa rin yung pinapakita ng RH. Kasi kailangan nilang umawi dito. Yes, of course. So, natin guys, kasi hindi natin alam kung anong pwede mo yan. Because parehas, halos parehas lang ng... line up nila parang ang sakit yes. pareha sa clash, di ba? Turtle resurrecting. Ang medyo delikado lang dito sa pitasan, mas delikado dito yung RH. Bakit? Kasi apat na damage to sa side ng Reincarnation. Yeah, so kahit may apat na damage sila diyan, meron pa rin kasing tank.
di ba? Ang orange. Yun lang, oo. Yun so, lang yung orange. Tsaka may DE tayo to protect or... Yes, lang, yung yun yung sinasabi kong maganda yung protection ng ibigay naman. Oh, pero ito, the naman. First god ata dito ang ating Tiki. Pasok dito, Minowas Fury sa volume 4 doon. At napupo! Double kill na po dito si Minotaur. At eto na nga, mukhang magkakaroon pa lang another kill coming from RH main. Pero hindi, mga Sir Joy, I think is gonna go for a kill dito. Nakapon niya dito ang ating Aldous, pero hindi niya ata maaabutan doon. Oh my God! Look at the passive na ibinigay doon! Ni Lunox! Oh my God! Na-secure pa yung kill ng Aldous. Napaka... Grabe naman, yun yung sinasabi, masakit yung diver. Akalain mo nga naman, pero eto na nag-sprint na dito. Si medyo hindi tinuloy ni Kufra doon yung kanyang pagbatak. Aha. Banat na banat pero hindi tinuloy dito. Pero lamang na dito yung RH main 4-2 ang ating score dito sa ating game 1. Again, this is a best of 5 po. Medyo hindi natin masasabi ang kahit kung sino makakuha dito sa game 1. Medyo may momentum pero hindi natin masasabi pa. That is correct. So, sila natin mga sir, no? Thank you so much for sharing the live, mga kaibigan. And share the stream, guys. And ito, mapapatay na dito ang ating... Look at the damage. Grabe naman talaga si Fafa Joy. Ang sakit-sakit naman. Ayun na nga, another clash coming in. Ito na nga pa si Kufra, hindi papasok. Galit na galit, punit na punit dito, sabi ng RH main. Galit na galit na sila dito dahil gusto nilang makapasok. Dapat silang makapasok. Pero ito, Aldous. Nahuli dito si Aldous, mga kaibigan. Pero I think, yun na nga, Fury, and I think, Salsipa na lang! Boom! Grabe! Akala ko hindi pa mapapatay ng ating baka. Ito nga po, pinasok na po dito si Minotaur and Bouncy Paul Kufra is, really, wala naman, nagbabackout na po sila dito. Where is the follow-up? Reincarnation is going in the abuse. Yun ang mahirap ang masinasabi ko pag napatay dito yung ating Kufra. Wala nang sasalo ng damage dito sa reincarnation and that's it. Napaka open na open. Tingnan mo naman yung Granger dun sa taas. Free far pa dito, hindi pa siya nasama. Yun ang tagilid. Exactly. So yun nga po, habang nagka-clash ang RH main doon sa bottom lane and nag-push or they're having their objective dito naman sa top lane with Granger. Diba? Oo, pero Ate Millie, just to check lang, guys, yung mananalo po ng epic skin natin, make sure na nakafollow ka sa page ng Manila Times TV at saka ng Momentum Esports at na-share yung ating live stream sa public. Yes, kasi kung hindi, yan so po ang, hindi nyo po nagawa yan, magre-roll ang ating director mamaya. Pero again, ipopost po namin yan sa page pagkatapos ng ating live stream. Pero ito, bakbaka na muna dito. Takbo muna, Leo Ford. Medyo apat yan. Masakit yan. Naku po, sabi na nga naman ang damage. Hindi na masustain. Oh, but eto na nga mga sir. Double kill na po dito. Eto, shutdown na po dito si Lunox and another. Minowas Fury, pero wala pa. Naku, grabe wala naman doon. Medyo double kill na po dito, mga sir. Si, ano, si Harit. Sakit. Sakit talaga ng Harit. Yun ang kami sinasabi. Ito talaga yung most bad when it comes early. Yan, si Aldo. Aldo, hindi ata sapat yan. Si Granger, yan. Kanina pa yan, masarap mag-warnan. Out. 1-0 na natin ngayon ng ating marksman. At yun yung medyo sabi ko sa'yo. Mas masakit pa rin talaga kapag mage kaysa 2 fighter. Yes, kasi yung burst damage, not, as long as may mag-hold dun sa dalawa. Pero sa side dito, ng ating reincarnation, medyo wala talaga mag-hold kasi Kufra lang. The bouncing ball, oo, pwedeng i-counter dito. Si yung Kufra lang. Yung bouncing ball, medyo pwede silang pumasok. Pero pagkatapos ng bouncing ball at saka ng Tyrant Rage, pag wala yung tinamaan, wala na. Wala na. Yun ang medyo nakikita kong tagilid sa side dito ng reincarnation. Tama. At saka ang lampot kasi ng... Initiate retreat! Oh, there you go again. Summon force and dash in, dash out. Oh my God! Grabe! Hindi ko alam kung bakit mag-isang nakuuli doon yung Leomor dahil alam naman niya format rotation yung ginagawa ng kanilang... Oh, grabe mga sir! Mukhang papasok na dito ni Leomor. Makapakawalan pa kami ng 1-0 pero hindi mga kaibigan. Oh, pero papasok pa natin dito yung Kufra dito. Medyo tagilid ka dyan, boy. Ayan na po. Nahuli pa siya ng ating reverse time ng ating Tiki. Grabe. Kahit ako, ginulat ako ni Kufra bakit yun mga kaibigan and also pasok na pasok grabe grabe yung damage nito yung ano damage talaga nitong Lunox at saka Harit Lunox sa Tara combination unstoppable talaga yung dalawa and now, another one coming from Joy ginagawa niyo just 84 ang ating score tatapusin na kaya to ng RH para ma-secure ang game 1 ito yung pagbango ng api sabi nga kanina ladies and gentlemen, and tower lock na nga po dito. Summon Force, wala na po yata magagawa ng reincarnation. Naka, isa pa dito. Napakagandang laban talaga. Gigil na gigil. This is it, pansit. Sabi nga ng ating RH main. And game 1 in favor
sa side ng RHB. Congratulations. Oy, game 1 pa lang. Game 1 pa lang yan. Yes. Medyo sabi ko nga nagkamali talaga doon ng draft pick. Mm-hmm. Medyo hindi maganda yung naging draft pick doon ng Reincarnation. Correct. Sa naging lineup ng ating RHB. At halatang halatayan, tinan mo, 19-4 ang score. Pero Reincarnation fans, huwag muna kayo mawala ng pag-asa because this is only our game 1. Yes, exactly. And shout out sa iyo, Jeffrey Ramirez. Thank you so much. And also sa mga kakapasok lang dito sa ating live stream. This is a game 2 dito sa ating first day sa quarterfinals. RH Main versus Reincarnation. Nakuha ng RH Main yung game 1. Dapat talaga silang gumanti ng panalo dahil sa nalaglag na squad nila, which is the RH Main exactly. Kanina sa ating tama. Pero ito, madami pa pwedeng mangyari. Yes. Yun yung sinasabi natin dito. Pwede pang mag-comeback. Game 1 pa lang yan eh. Yeah. Pero hindi ko lang alam. Since guys, this is gonna be a best of 5. Napakaraming pwede mangyari. Malay mo, masurpresa tayo ng Reincarnation. And, yes. You know. It's all about the draft pick kasi yes. Tsaka yung rotation. Medyo tingnan natin. Pero ito na nga sinasabi ko. Ang gigil na gigil. Ang api kanina. Api kasi sila talaga kanina is 3-0 against Dream High Esports. But they put up a good fight against DHE, of course. Pero ito, titignan natin kung makakabawi at RH main nga ba makakapasok? Or it's a really epic comeback naman, Reincarnation. Again, it's a 1-0 pa lang. Unang mga 3 points, mga 3 wins dito. Ang siyang kasunod na papasok sa ating semifinals. Then shoutout muna tayo dyan, Auntie Milin, dyan sa ating mga viewers. Yes! Sino kaya ang mananalo mamaya ako, ng epic skin. Again, abangan nyo po yan, ha? Yes, shout out sa iyo, Ryan Canto. Pa-share naman ako ng live, Ryan. And also, kay Mark Francis Macampas. Yes. Shout out po, Gaming Clowns na hindi nakapasok. But don't worry, meron pa naman tayo. Gaming Clowns, oo. I recommend to. Napakaganda kausap ng tips na to. Eto na, malapit na. Season 2 yes. Natin is to be announced. Kaya abangan nyo sa mga hindi nakapasok ngayon season 1. I think, pinaganda po, pinaganda ng Momentum, sponsored by Manila Times and Unipin, ang ating Season 2. And of course, shoutout sa iyo, Roger Lloyd Divina. Hi sa iyo dyan, pa-share naman ako ng live. Pa-share naman ang stream, guys. Share the stream on public. Again, may ayan, medyo yan lang ang requirements natin sa skin giveaway natin mamaya ng epic skin. Alright, shoutout din po dito sa pinsan ng isa sa RH main, which is Joshua Casinillo. Ayan. Shoutout sa iyo dyan, sa lahat ng mga nandun. Thank you so much. Again, sa iyo, Jeffrey Ramirez, pa-share na rin ako ng live. And also, ayan, si Miguel Dayaw. Shoutout sa iyo, Miguel. Oh, thank you so much. Shoutout, Kuya Miguel. Pa-share naman ang ating stream. Yes. Again, grand finals natin ay gaganapin sa Fisher Mall, yes. Quezon City. Thank you so much. June 14, Friday. Sino kaya ang mga guests natin? Abangan talaga, di ba? Kaya guys, kung sino yung malalapit dyan, kung sino yung mga gustong pumunta, yes. libre po kayo pumunta at manood at malaman kung sino ang tatanghaling grand champion dito sa ating season 1, Maala Archangel. Sino kaya ang unang lilipad? Correct. Again, 35,000 na tumataginting ang makukuha ng ating grand finalist. And also GAB license. GAB license po, a professional license sa mga... For gamers ay makukuha yan ng ating unang champion. And shoutout sa iyo, Prince Valeria Espiritu. Thank you so much for sharing. And again, game 1 pa lang yun. 1-0 na ang ating score in favor of RH Main. Game 2 sa aming pagbabalik. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and resources. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program.
The teachers are really good and hardworking at training me to become a better teacher. The difference between the Manuel Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for future businessmen, Vision Club for future photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council's president, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that may be a better leader. I think the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. We are back again, guys, dito sa ating Game 2, dito sa ating quarterfinals. Again, nakuha ang ating Game 1 ng RH Main. Yes. Talagang sinecure nila, nasabi nila, kailangan na kailangan natin makapasok because ang malalaglag dito, wala nang wildcard. Laglag na talaga. Goodbye and good luck na lang pag nakapasok sa season 2. It's gonna be a make or break situation, di ba? Para sa mga teams na maglalaro ngayon, which is RH Main and Reincarnation. Yes. Again, best of 5 po ito, guys. Pwede pang bumawi dito ang Reincarnation. Again, medyo na out-draft pick lang sila or na-out pick dun sa ating game 1 kanina. At tingnan naman, kita-kita naman na nating score. 19-4. Talagang medyo lumamang ang ating RH Main. Again, magkwapo naman ng mga ito. Ang bata ng Reincarnation, ha? Ang babata, no? Pero tigasan at tigasin naman yung ating RH Main. Tingnan naman natin. Parang desididong-desidido na makapasok sa ating semifinals. Again, guys, don't forget to like and share our page. Share the stream. And the page, which is the Momentum Esports. Yes. And the Manila Times TV. And also, special thanks to Unipin. Thank you so much, Unipin, sa ating newest sponsor. Thank you so much. Dahil yun yung tunay na kung wala sila, wala kami dito. Again. And guys, follow the page po. Follow the page ng Momentum dahil doon namin ilalabas yung nanalo ng Epic Skin. And also, all the requirements namin ay inaandol for the season 2. So, eto na nga, no, round 2. Pero punta na tayo dito sa ating round 2, sa ating draft pick. Again, Reincarnation ang ating first pick dito. Sino kaya ang first ban? And auto-ban nila ang ating Kukra. Is banning. Maganda. Cool, diba? Dapat lang. By the way, shout out kay Ryan Kando and also sa mahal niyang si Alexandre Sapphire. Yan, relationship goals sa Digi ang bilan dito sa side ng RH Main. Medyo madaming ma-open na hero pag ganito yung ban. Your team is banning. Lunox, so, ang kasunod na binan. Ang binan po dito. Medyo grabe, alam respected. Nila kung bakit nila binan ang Lunox. I think ipa-first pick nila dito is Harit. Tsaka sa'yo, Ricky. Yes, shoutout sa'yo, King. Yeah. Again, guys, para sa Epic Skin natin, mamaya, pagkatapos ng live stream, kailangan nakafollow kayo sa page ng Momentum and Manila Times TV. And also, don't forget to share yung stream natin on public. Titingnan po natin yan. Titingnan po naman yung director kung kayo ay pasado sa ating requirements. And then, congratulations sa Epic Skin. And then, Harit. Ang bina naman ng RH para lang hindi makuha ng ating Reincarnation. Bina ng Lunox, of course, they're gonna go for a Harith as well. So, medyo ibang mage ang makikita natin ata siguro, dito. Siguro, ano to, labanan naman to ng mga labanan fighter. Oo. Esmeralda, aling Esmeralda. And Kimmy. Your team Secure ulit ang ating Kimmy. Kaja is open. Kaja is open. Grock is open. Aling Esme is open. Grock. Oh, Grock. Tama-tama yung pick ng Grock. Kasi nga naman, wala naman yung Kufra eh. Yeah. So, Kaja, Grock and Kaja. Medyo masakit
ang unang kinuha dito na dalawang Kaja, just to secure na lang yung pampitas nila sa Kimi. Kasi masakit talaga yung ano, Kaja eh. Kasi dati hindi naman siya, ano, ma-ano, diba? Yes. Mabili. Medyo, pero ngayon lang, hindi na siya ganun kaano kasi ni-nerf siya, medyo maikli na yung second skill niya. Yeah. Mas maikli na talaga ngayon. Pero ito, Claude and Minotaur, ang your sinecure naman ng reincarnation kasi gawa ng late game and then yung crowd control. Ang ganda ng combination ng Kimi at saka ng Minotaur dito pag naipasok. Of course. Minowans Fury pag nasa so, pulang apat dito, tatlo or dalawa. Huling is ano, pa niya, no? Pre-hit ang Kimi. Two long ranges. Tignan I think dito, magiging mage dito. Ang mage nila dito yung Kimi. Yes, mage and the MMC. Marksman damage. Marksman dito si Claude, of course. So, Vance and... Uy, tingnan mo naman ate Millie mo. Ang kinuha. Ang teleserye na totoong buhay. Sipain mo! Hihilahin ko! Diba? Ang ginawa na naman dito ng RH. Medyo gusto ko to, ha? Ito naman natin. Namiss ko to. Itong lineup dito sa side ng RH main. And Esmeralda naman ang binandito ng reincarnation. Yes, and shoutout sa'yo, L of One. Thank you so much. Pa-share naman ako ng live dyan, mga sir. Yung mga wala pa pong share badge na nasa taas ng pangalan nila, kung okay lang naman. Your team saglit is lang naman. Yan. Pa-share naman ako ng live. Sabi ni Mr. Aldo Alcantara, kanina nga pa-shoutout po yan. Shoutout naman sa'yo, guys. And guys, sabi naman ni Cushion. Moises, nga pala sabi nila minamaliit ang reincarnation. Hindi naman tayo dyan. Dahil sabi nga natin, kaya pang bumawi. At hindi sila makakaabot dito sa qualifiers. Kung hindi sila malakas. Yes. Yan. Lahat yan malalakas. Lahat dito ng mga teams ay magagaling. Oh. At talagang hinasa at solido na ang pagsasalo. Pag-filter ng mga admins dito sa mga totoo. Players na. Kasi kung sa mga hindi po nakakaalam sa nangyari na elimination po, best of 3 lahat yun. Yeah. Walang best of 1 na elimination. Kaya sure na sure ako na lahat tong mga nakapasok sa quarterfinals natin, malakas. Yes. Ito kasi labanan talaga kung sino lang mas malakas. Correct. And shoutout sa'yo dito, Kent, Christopher, Veran, and Sinas. Hi sa iyo, Chan. Pa-share naman ako ng live. And also to Angelo Avestrus. Avestrus ba to? Yes. Yan. Thank you so much, guys. Again, share the stream, like the Manila Times TV Momentum page. And also, thank you sa aming US sponsors, Unibin. Hayabusa. Again, best of 5, game 2 lang. Game 2 tayo dito, guys. Game 1 ay in favor sa ating RH main. Oh, Hayabusa. Diba? Napakaganda ng lineup, ha? Interesting. Medyo dual assassin naman ang ipinig dito. Yes, 2 assassins and 2 long ranges para dito sa reincarnation. Medyo maganda. Yeah. Maganda. Ito yung labanan. So, 2 mage pala dito. No, yes, 2 mage. Set up naman dito ang ating reincarnation which is the Kimi and the Kagura. Oo. Pero ito yung pagbabalik ng Kagura. Kung napansin mo yun sa ating elimination, medyo hindi na-pick yung Kagura kasi nga, yes, matik na kinukuha yung ating Lunox at saka Harit. Exactly. Ito ang pagbabalik ng Yin-Yang Overturn. Yin-Yang Overturn. Ayan ang gustong-gusto kong binabanggit eh. The Yin-Yang Overturn talaga napakasakit. Yes. Alam mo, hirap talaga. Kaya comment na comment ko yung mga Kagura user natin dyan. Alam mo, tinry ko yan. Hindi ko kaya. Mahirap. Kaya... Sabi, pang tank lang talaga ako. No? Pero ito, punta na tayo dito sa Land of the Dawn. Pakilala muna natin dito sa side ng reincarnation. Si Insane ang gagamit ng Kimi. Si Mandy naman dito sa ating Minotaur. Si Fate ang gagamit ng Claude. Si Zombie naman ang gagamit ng Hellcurt at si LJ para sa ating Kagura. And dito naman sa RH main, we have Thor for Hayabusa, Dawn or X-Dawn for Grock, X-John for Chu, RHGB Jack for Cushion, and Joy for Kaja. Pero dito, ambahan muna dito, nagka-cutline lang dito ang ating Chu at sa ating Kaja. And 4-man rotation naman, again, ang ginagawa ng RH main just to secure na makatakot sila ng resources dito ng reincarnation. Pero it's a good thing that they're doing this type of 4-man rotation. Pero, di ba, yung iba dyan is nalilate sa pagpapa-item. Yes, alam naman natin dyan, yun lang yung ano niya, medyo... nag-aagawan sila ng experience. Yung XP nila. Ito ang ganda because nagka-cut pa rin sila para dagdag experience na rin. Oh. Really ang maganda lang kasi dito, Ate Mili, yung pressure na ibinibigay ng 4-man rotation, nakakatakot kasi. The 4-man rotation yung ginagawa. Pero ito, titignan nyo na naman, playing safe lang dito ang reincarnation dito sa side
dito sa bottom lane at sa top lane at medyo mahuhuli ata dito. Grabe no, nanakaw niya yun. Oo, na-bluff sila dito ng ano. Mapakagaling naman ang Hayabusa natin dyan, si Paring Thor. Pero ito, makikita ata dito ng ating reincarnation na medyo lamang ata sa objective yung ating RH main. Kaya medyo lalabanan ata nila dito. Pero Kimi medyo mag-isa ata doon na nahuhuli. Hindi ako nagkakamali. Pero ito makikita ata dito ng Lucian. Level 4 na ang ating Lucian dito. Medyo delikado dito ang ating Kimi. Medyo kailangan, medyo hindi siya magmaasin. Request backup! Oh, by the way, kita ko na verso sa Mark Anthony. Thank you so much for share naman ako ng live. And of course, 114 viewers. Maraming salamat. Maraming salamat dyan, guys. Oy. Again, best of 5 tayo dito. RH Main versus Reincarnation. Ang battle pa, wala pa tayong first blood. 2 minutes gaming na tayo dito. At dito na ang ating Turtle. I think sa Turtle tayo magkakameron ng first blood. Oo. Kasi parehas lang silang team na nag-iingat and Reincarnation and pero silang depensang hindi mo maintindihan pero divine judgment doon ang galing, nakatakas doon ang ating kaguluhan, napakaganda naman. Ang ganda ng pagtakas dito kasi they already know kung papasok na ang isang isang hero, no? O, pero dito, ayun, uwi dito yung ating kagura, medyo lamang ditong RH Mint. It's a free turtle para sa kanila. Ay, as I said, free turtle ata dito, pero ang bomb on your bad. I think they're gonna go for another clash. Tingnan naman natin dito mga kaibigan, may divine judgment pa ba dito si Kajan or na-use na medyo, medyo na-use na kanila, pero first blood dito sa side ng ating ng RH Main, patay dito ang ating Kajan. Napakagaling ang pating. Kita-kita naman natin dito sa page natin, ay sa stream natin, ang Unipin Philippines. Yan, registered na po kayo dyan. Ayan, registered na kayo dyan guys, na dyan sa ating pin post. Thank you so much. And again, best of 5 Reincarnation versus RHP. Pwede pang bumawi dito ang ating Reincarnation. Alright, so kita-kita naman natin mga sir, no? Mukhang yakin niyang overturn ni Kagura ay hindi magiging sapat ang damage. Woohoo! Para dito sa tatlo. Uy, teka lang, mapapatay! Si Cushion! Sakit nun, buti na buhay siya dun. Sakit nun, damage ng turret dito. Pero dito, Dark Knight boost. Nakas ata dito ng ating Hellcurt. Hellcurt, yes. At oop, teka lang ha! Ayan na nga po, sabi ko sa'yo, walang makakalmot na po sa mga... Oy! Grabe na nabayad na ka po mga sir! Oh my God! Way of the Dragon, pero grabe yun. Tingnan mo naman yung ibinibigay talaga ng aggressiveness ng isang team. Yes! Pag ganun ang ginagawa nila, medyo pre-hit ata dito. Si ata nagiging wala pang masyadong damage dito si yung Kimi. Ating Reincarnation, which is the Kimi at also the Claude. Kaya mamaya pa ata silang papalag dito. Pero to, I think, tingnan mo naman yung ginagawang rotation. Hayabusa and Grock and Cushion. Ang bahat o bahat nila mo, planado. Dalawang assassin sila eh. Kaya ginagampan na nila yung trabaho nila, kailangan sila makakuha dito lagi. At saka hindi sila pwede magpakita masyado kasi alam mo naman, assassin ay napakalampot. Yan, sinasabi na nga po naman, the rage na ginawa doon ng ating Thor, ng ating Rock, just to secure na mapatay din yung ating Kimi. Sino Thor? Si Thor. Ayun, si Thor. Si Hayabusa pala si Thor. Ay, ayun nga the way of the dragon dito kay Kagura. Pero to the rescue doon si Hellcurt, no? Dark Knight Falls. Pero ito na nga mukhang mga ngalbot mga kaibigan. And, lumaban dito si Minotaur sa dalawa pero ang ata mapapatay dahil nandiyan na si Ying Yang overturn ng ating Omen. Grabe, kitang-kita naman natin yung damage na yun, no, sir. So, medyo delikado yung sitwasyon dito. Eto na putihan pa dito pero naku, nasa na ba yun si Gajam? Pero ito, I think medyo nagiging ano na sila dito. Pasok-labas. Oh. Suntukan to suntukan na ginagawa na Reincarnation. Medyo kalat-kalat yung kanilang... Kalat ng kanilang ginagawa dito. Pag nakakita sila ng site dito ng RH Main, pinapalagan nila, which is wala silang magandang setup. Pero ito, tingnan mo, katulad na, medyo yun yung masama sa site ng Reincarnation. Nagiging out, na-outplay sila ng ating RH Main. Pero tingnan mo naman, VOD na dito ang ating Hayabusa dahil just to secure na lang yung mga farm niya. Yes, yun lang siya. At kaya nakuha niya agad. Within 6 minutes, may bigay pero ito. Patay na naman dito ang ating Hellcurt. Sinubukan niya po anong tumakas pero eto na nga Divine Judgment. Hindi na nakagalaw dito. Mga sir, tingnan natin kung maka... Uy! Nakapag-flicker! Pero dito din naman yung damage dito ng ating Claude. Pero ayan na po.
pumasok na yung ating Hayabusa. Secure dito, kill na naman dito ang ating side ng reincarnation. Yes po, pumasok na! Diba? Grabe naman patay yun. Patay ang tatlong mepro ng ating reincarnation. Ito yung sinasabing pagbangon talaga ng api. Tignan mo naman natin, Mini. 111 ang ating score. 6 minutes gaming pa lang tayo dito. Ayaw talaga nilang bigyan ng chance yung reincarnation na mabigyan pa sila ng yung ma-open up ng objective. Talagang kuha na kuha. Tama ka dyan. Kung mapapansin mo, ganun pa rin ang type of rotation. Tamang antay lang dito sa bush. Tamang gank lang. You know, it was Turtle resurrecting really a good soon. Rotation, also gameplay. And I have to commend RHB. Yes, tama ka dyan. Kaya tingnan ko lang kung ano masyadong gagawin dito sa side ng reincarnation. Magpo-push lang ba dito ang ating Yelper or papalag sila dito? Tingnan mo naman, hindi ata alam na Aling Gaming kung saan masyado siya pupunta. Wala siyang backup doon. Uy, ayun na nga, na-face check siya nina pero napitas na. Napitas doon ng ating... And eto na nga, uy, grabe tamang microhan na mga sir, pero kulang na kulang ka pa rin. Kulang na kulang dito sa damage at saka sa tamang rotation dito. Wala siyang ano, backup kasi, at saka... Yung Kimi natin dito, yun? Medyo nagpa-farm siya mag-isa, medyo hindi siya nasama sa team fight. Pero tama-tama dito ang pagpatay dito sa ating Chu, medyo nakaganti sila doon. 2 kills mula dito sa side ng ating Amerika. Uy, bumalik pa ata! Grabe naman yun! Bumalik pa siya doon! Nakita mo yun! Oh my God! Ginagawa mo doon! That is a wrong mistake! Wrong na mistake pa, no? Shout out ako doon, ha? Shout out tayo doon sa mga nagsasabi at pinupunay mga gano'n natin. It's a... casters lang po ang nakakaintindi ng mga ganong term. Correct. Saka mga professional caster natin dyan. Pero ito, tingnan mo naman ang ginagawa ng Baraco Boys ng ating RH main. Talagang kinokontrol yung map and godlike dito sa ating cushion. Patay na naman ang ating Kimi dito. Walang nagagawa yung dalawang Marsman nila dito. Medyo walang nakukuha yung Minimus Fury natin. Walang yes. Nagiging follow-up. Yun yung medyo masama sa side dito ng ating reincarnation. Kasi dalawang assassin kasi yung meron dito ang ating RHB. Kaya medyo walang magawa yung dalawang marksman. Mm-hmm. So, grabe mag-face check tong si Ian. Mega si kill! Si Drop and also Joe. Lugatan, mega kill na naman dito! Alam niyang malagpot dito si Minotaur. Kaya siya ang hinuna mga sir. Walang nakakaset na baka rito mga kaibigan at pinapasok na dito ang bottom lane. At delikado lang dito yung Minotaur natin. Medyo malambot, parang napakuluan ng 3 oras kanina. Walang bangang matigas dito sa side ng reincarnation. Pero kumakatong ata yes. Sa 2-0. Pero Dark Knight Falls ang pinasok. Pero hindi sapat. Eto na nga, gumukuita po dito ang mga buhay ng reincarnation. At eto na nga po, isa-isa nag-audition doon sa base nila. Grabe naman. Delikadong-delikado. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin ng ating reincarnation dito. Mapapakansa na lang ng don't know what to do, don't know what to say ang ating reincarnation. Wala na, it's a free Lord 1, I guess, sa side ng RH main. Just to secure to push game 2. Gusto nilang makuha pa din. Yes, kapit lang reincarnation. Kaya nyo yan. Don't lose hope, guys. Again, guys, para sa inyong Unipin account, nandiyan sa aming pin post page sa ating live stream. Yes. Register na kayo. Diba? Again, thank you so much, Unipin. Unipin Philippines. Pero ito, grabe na, pabilis ng pangyayari. Hindi na sa abutan, mga kaibigan. Pero ito na nga, Minotaur, na Divine Judgment. Eh, yun na nga, sunod-sunod na ang side ng kills dito ng ating RH main. Medyo hindi na talaga ma-secured yung defensa ng ating reincarnation. Wala silang magawa doon sa damage na binibigay. Yung damage na pinapakawalan ng RH main was really incredible. And of course, papunta na po ang Lord. Ano na reincarnation? So makatok na. Ayan na nga po. Parang papasukin na dito. I think this is a 2-0. Uy, napakabilis naman nun. Grabe. I think 2-0. Pero itong pinasukata ni Gusio dito. Pero hindi. Bapaon na. Wala na. Wala na talaga magawa ang reincarnation. Grabe, walang magawa, mga sir. Tapang set, pero triple isang tapos lang. Wala dito sa tapang sagol lang siya dito, mga sir. And yun. That's it. At 2-0. Kitang-kita. Halatang-halata na agad yung magaganap doon. Victor! Hindi man na nakapalo yung door. Ha? Hindi man na nakapalo. Hindi ko maalam. Parang hindi, kahit wala na palang Lord, eh. Pero congratulations, 2-0 RH main.
napakalakas, napakagaling ng pagbangon ng api ng RH main. Again, reincarnation, 2-0 na po tayo dito, best of 5. Pag nakuha pa ito ng RH main, it's another 3-0 dito sa ating first day sa quarterfinals. Alright. Pero kayang-kaya pa at kaya pa kaya bumawi ng reincarnation. Abangan muna natin yan. Again, don't forget to share our stream. Like the page of Momentum Esports TV, the Manila Times TV as yes. well. Yes, and shout out sa iyo dyan, Jennifer Crisolo and Sinas, mabuhay Momentum. Ayan, mabuhay, mabuhay. Thank you so much, guys. Again, Game 2 ay nakuha na naman ng RH Main. Talagang pagbangon ng api. Pero bago namin ibigay, kung mati 3-0 nga pala nila, abangan natin yan. Magbabalik kami para sa ating Game 3. Yes. Sa ating Momentum. Commercial break muna mga sir. We'll be back. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panatuhin sa harap ng bayan. Face Off! Katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. We are back again dito sa ating Momentum Mobile Legends Cup Season 1. Yes. And Game 3 dito sa ating second game sa first day ng ating quarterfinals. Correct ka dyan. Na napakaganda. Ang lupit. Spread love lang tayo, peace lang po tayo sa ating stream. Reincarnation fans, huwag ko kayong mag-alala, meron pa kayong chance. Best of 5 to, aba, baka naman. Baka naman, diba? Tandaan mo, napakadaming epic comeback na nangyari doon sa elimination. Correct. Napakaganda, comment na comment ko yun, kaya pwede pa yung mangyari. Pero tingnan natin kung makaka-epic comeback nga ang reincarnation sa kamay ng RH main. But still, it's an RH main. And of course, yung announcement po namin again, ang finals will be June 14th, yes, Friday, June 14th Friday sa Fisher Mall, Quezon City. Yes. Magkita-kita po tayo dyan at yung mga guests natin dyan, napakamalulupit din. And also, Mr. Kuya Zuzmo and yes. Ate Yuko is makakasama na natin doon sa ating grand final. Exactly. So, yung mga dyan pa rin sa live stream, thank you so much for the support. Thank you so much, guys. Don't forget, sa mga kakapasok lang, don't forget to like and share our page. Make it in public para makita namin na makita namin na nag-share kayo kasi malay yes. nyo kayo yung mananalo mamaya ng isang epic skin. Correct. Pero baka naman na sabi natin, ano ba ati Mini? 500 viewers. Ako na naman. Hindi, baka natin bukas, no? Oh, pero bukas. Thank you so much, guys, sa lahat ng nandito sa ating stream. Don't forget to share and like our page. Yes. Pero once again, ito, gusto ko lang bigyan sila, ibibriefing ko lang sila.
nangyari MPL natin na Saturday, Sunday last. Yeah. Ang daming mga guests. Mm-hmm. Ang daming medyo hindi nakapunta kasi may ticket. Yes. Baka yung mga hindi nyo nakitang guest doon sa MPL na gusto nyo dapat makapunta, gusto nyo pumunta doon. Mm-hmm. Kasi may mga guests na gusto kayo makita. Baka sa Grand Finals ng Momentum nyo makita. Mm-hmm. Yan, yung yan yung pinakamagandang namin handog sa inyo. At yan, RH main first reincarnation. RH parang namumula. Pero, parang nangangamoy red horse. Parang pasok na pasok, no? Diba? Parang RH na RH sila dyan. Pero tingnan mo naman yung reincarnation. Napaka-fresh. Chill na chill lang tayo, chill mga paps. Kahit zero, kahit 2-0 na ang ating score. Sabi nila, may pagbabalik pa rin ng api. Yes. Shoutout sa iyo, Cedric Emmanuel Abella. Oh, shoutout sa iyo dyan, guys. Thank you so much. Again, one epic skin mananalo natin mamaya pagkatapos ng ating live stream. Don't forget to share on public ang ating stream. Follow the page of Manila Times TV and also Momentum Battle League. And guys, nga pala, ano? June 14. Akala ko kung ano. June 14 ang ating grand finals. Kasi may mga nag-aabang talaga na. So, and of course, dyan lang yan sa Fisher Mall, Quezon City. Sa mga hindi nakakaalam ng Quezon City, ng Fisher Mall, yan po malapit po yan sa Quezon Avenue yan, sa Pantraco, malapit sa Muñoz, sa Project A, sa SM North, saan pa ba, Fisher Mall, yan, dyan lang yan malapit. Ang dami, no? I-Google na lang, diba? Google na lang, basta. Ang cast na lang ako kaya, grab kayo. Basta ipopost namin yan, pati yung mga guests. And again, abangan lang yung post natin regarding dun sa ating Season 2 gaganapin. Dahil ang daming nagme-message sa Momentum, ang daming gustong sumali. Exactly! Bago kayo sumali, baka requirements namin, i-follow nyo muna yung page. Follow me pag may time. Oo, so sabi ni Joven Pasia, si X-Torn, naglalaro na, nagbabarbecue pa. Wow, grabe naman! Grabe na from RHP. Yan. So, ano yan? Ano? Ang tawag doon? Ano? Multitasking. Yan, multitasking si mga viewers Miguel natin dyan. Miguel Dayo, game na para makaligo na ako. Huwag ganun din naman ang bilang games. Ganun din daw. Huwag na daw maligo. No? Oo, huwag na ganun din. Again, thank you so much sa aming US sponsors dito sa ating Momentum Esports. Unipin! Mukha naman, sir. Man. Okay. Pero thank you so much sa ating new sponsors dito. At pinapaganda at papagandahin ang ating Season 2 ng ating Manila Times TV dito sa ating Season 2. Kaya inaabangan talaga ito yung ating Mili. Yes. Nagtatanong dito si Andrew Villegas. Finals na yan. Okay. Need ba meeting lahat? Hindi. Dito, sa mga nakapasok natin dito sa ating Season 1, Legend to Mythic ang ating Uy, nakita ko si Papa B. Shoutout sa iyo, Papa B. Oo. Again, Legend or Mythic. Ngayon, kung ang mangyayari, Legend ang rank nila tapos nakapasok ng Grand Finals. So, that's it, 'di ba? Kauna-una ang ano. Your team is banning. But still, eto na po tayo, game 3. Makaka 3-0 kaya dito ang RH Main. Oo, magiging epic comeback ang gagawin ng reincarnation. Digi ang binanino sa ating RH. Ikikip pa rin nila iban yung Lunox kasi kita-kita kanina sa game number one. Yes. Lunox ang pinandito ng reincarnation. Ano naman kaya ulit ang sagot ng RH Main? Second ba na po tayo dito? Medyo pinapatagal ng RH Main. Titingnan lang natin kung anong pinakamagandang balik ng lineup ng reincarnation. Kasi talaga na-outplay sila ng RH Main dahil sa kanilang early rotation na ginagawa. Exactly. So, I think for this one, they're gonna ban Fra or Grok. Yes. What do you think? Kasi kanina, kita-kita. Or else, ibaban nila yung Harit. I think so. Pero, and I said, yes, Harit. Your so, team majors is are, picking. Ay, wala dito, but Kagura is still open. Pero, Grok. Diba? And Grok will be open to try the RH. Grok and Chu is still open for RH main. Sabi nga ng iba dito, don't give Grok and Chu and Kaja to RH main. Yan. Parang takot na takot pala sila doon pag yan ang gumamit. RH Main. Sabi nga nila kasi, Ate Mili, sa mga teams kasi, sa mga players dyan, meron kasi dyan mga comfort picks. Yes. Yan. Kaya ayaw mo iba. And Kufra, ang sinecure naman na sagot ng bandito, ng pick dito sa ating side ng reincarnation. Napakaganda Minotaur. Na talaga. And Minotaur, eto na nga. Kailangan ma-execute to, Ate Mili. Minotaur. Napakaganda. Nasa Minotaur at saka nasa Kufra ang key para manalo. Because siguro the reason
why they picked Mino and Kufra kasi wala si Diki, binan nila. Yes, secure na secure na magandang walang maika-counter dito sa dalawang ito. What is true? Alright. Medyo meta heroes pa din ang sinagot ng ating RH main. Tama, tama. Ang sagot lang dito, sabi nga, nasa pasok ito ng tanks. Yes. ng reincarnation kasi, and Guinevere. Oh, Guinevere. Kimi. Oh, Kimi. Kimi. Your team is banning. Okay. Hindi ko lang alam ha kung ganun pa rin yung magiging play ng Kimi users nila. Medyo hindi kasi naging effective yung rotation nila when it comes sa Kimi kasi hindi na panindigan yung ano yung pagka-early ng Kimi. Tama ka dyan. So, sabi ni Alu Alcantara, paano daw makasali ng Season 2 sa Momentum? Abangan right. lang po natin yung aming announcement sa ating live stream. Correct. Or dito sa ating Momentum page. Ipo-post po namin. Your team is banning. Alright. Shout out to Christian Dale Fornal coming from Roy C. Benoso. Yan. Shout out sa inyo guys. Again, pa-share ng ating stream and advance congratulations sa mananalo ng epic skin mamaya pagkatapos ng yes. ating live stream. Ipo-post po yan ng Momentum and Aling Esmeralda and Hayabusa ang pinan dito. They banned Hayabusa but I don't respect siguro. Respect ban nila. I'm not sure get the reason why but of course kasi yan ang gamit kanina and ang ganda ng execution ni Hayabusa kanina and of course Esmeralda was also planned. Banned, yes. And eto na nga po, di ba, kita naman natin na kinuha oh na God. Si Gushan. Lord, and who's this? Medyo binibigyan tayo ng magandang show dito ng RH Main. Ilalakayan nila dito mala Brand Esports kaya dito. Oh, ang pagbabalik ko, ng Franco. Parang gusto kong makita tong ilock ng mga kaibigan Lord. Natin si RH. Oo, medyo. Tingnan natin dito, Gord and Gord. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Mag-ahala Brand Esports kaya. Ang ating RH main dito. Alright, Mincitar. Yes, of course naman. Grabe naman itong mga pickings na itong mga lote natin, no? So, shoutout sa'yo, Richard Jesus Solano and also Victor Angelo Bernardo. Hi sa inyo. Pa-share naman ako ng live sa mga hindi pa nagsishare dyan. Please, pa-share na lang din po ako ng live. And Mincitar ang pagbabalik ng ating Mincitar dito. Pero Ate Mili, kung mapapansin mo sa lahat ng mga nanood ng professional league na nakaraan dito ng Saturday and Sunday, napaka-comment si Kapitan Payne nung gumamit ng Franco. Yeah. Napanood namin yun, napakaganda, solidong-solido. Yung pressure na offensive na ibinibigay ng isang Franco talaga, yun yung pinakamaganda yung naipakita ni Paring Payne. Correct. Kasi napanood ko rin yun actually. Napakaganda. So, yung mga hook, yung mga pag-initiate kasi once na hata ka. Yung pag-hook ni Kuya Payne mo, yun ang sinasabi, pag sumablay, chamba lang. Yun ang pinakamaganda. Lahat sa pool, lahat huli. Yes. Yun ang kailangan lang magawa ng isang Franco user. Welcome to Mobile Pero Legends. Ito na, RH Main versus Reincarnation Game 3. Sa ating second game. Ito na, pakilala muna natin sa RH Main. Si Ton ang gagamit ng Franco. Si Jan naman dito sa ating Jung. Si Choi ang gagamit ng ating Ton. Si Thor naman ang gagamit ng Crack. At si Jack para dito sa ating Gord. And dito naman sa side ng Reincarnation, we have Student X for Kufra. Computer Insane for Minotaur, Pain for Kimi, LJ for Gushan, and also Alma Mandy for Mincitar. And again, guys, to register your Unipin account, nandiyan po sa aming pin post. Click lang yung ating link and hit na your Unipin account. Yes, Unipin lang, sapat na. Ayan na nga, di ba? Tignan natin dito, parang wala pa masyadong movement dito, but let's see, eto na nga po si Mincitar Alams, diba, nakapag-flicker out pa dyan, medyo kabado nga dito, kailangan na umapit ng reincarnation dito, kailangan makuha nila dito yung game 3, at kung hindi, 3-0 na magiging serye natin dito, pero tingnan mo naman dito, ginagawa ng ating Franco, si Cute, uy, siya ang na-hook dito, ginantihan agad, sabi niya, may hook din ako. Hook sa hook at sabi, hook na hook, diba? Ng ating, Grabe, no? Eto na! Ang gustong-gusto ko na galing sa ating Unibits. Guys, 500 viewers, isang starlight ang ipamimigay ng ating Unipin. Sa Unipin lang yan, so, sir. Don't forget to share our stream
right now. One starlight ang ipamimigay isang po namin. Isang starlight lang para sa 500 viewers. 500 viewers, hakot na tayo. Keep sharing na guys, kapit na. And this is it, tignan mo naman, Chum! Hinahabol yung ating Venator and first blood naman mula doon sa ating Chum. Napakasakit. Pinakuluan ata yung baka. Oh, and another kill para sa side ng RH main. Ang galing naman ng ating Franco doon. Siyempre, diretso na sila dito sa turtle lane, mga kaibigan, no? And tingnan naman natin dito, 130 viewers coming from Facebook. Again guys, 500 viewers, pa-share na ang stream. Isang starlight ang ipamimigay ng ating newest sponsor, which is the Unipin. Again, ito, medyo sumablay ang ating Franco doon. Medyo hindi nahuli si Gusion doon. Again, reincarnation, kailangan nila bumawi, Ate Mini. Correct. Kasi ito, itong gold pick na to, maganda eh, parang yes. Iba. Ibang-iba. Ibang-iba dito, kaya gusto ko malaman. Pero ito, kinasa dito ang ultimate ng ating mini star, pero hindi sa plot ng rage of Grock ay napakasakit. Tama, so shoutout sa'yo, Triskelion Radio, and dito kayo to be high sa'yo, and 143 viewers, thank you so again, much. Again guys, kaya natin yan, 500 viewers para sa inyo, isang starlight skin pa ang ipamimigay ni Unipin. Yes, Mark Jones. Maraming maraming salamat guys. And again, eto na, pambahan na tayo dito. May tinamahan dito ang isa ng ating guard. Mambaon mo sa yung dalawa. Hindi nila makita ang damage kung saan na pumupunta. Ito yung masakit sa side ng offensive. Tinan mo naman yung ginagawa ng RH main. Talagang stick sila sa ginagawa nila. Lalo na meron silang guard at saka Franco na pwede mag-hook. Tama ka dyan. So, medyo nagiging aggressive pa rin dito ang RH main because they still have a show and the way of the dragon, mga kaibigan. Pumasok yes na po dito si Gordada. Yun na nga po. Oh, teka lang, kami happy wave. Oh, grabe yung kami happy wave dito. But let's see. Tignan mo naman yung sago. Sago. Oh, Tyrant's Rage. Pero ito nga, nakapag-trigger out. Para, hook! Naku! Ikaw, ang hinook. At yung, grabe naman yun. Grabe, yung hook ni Minsitar ang nagpapanalo doon sa teamfight na yun. Medyo delikado dito. Habol-habol. Oh my God! Naku, nalapat. Hindi, hawa na mo sa iyo. Medyo dito, Pan. Oh, grabe naman. Sinuntok ng sinuntok dito, pero talaga Kimi ata dito. Eto pa, di ba? Double kill. Para doon sa ating Grock. RH main doing it. Ate Mili, talagang pre-pressure nila dito. 8-3 ang ating score. Game 3 na tayo, guys. Kailangan makuha ito ng reincarnation, pero medyo delikado na naman ang kanilang sitwasyon dito. Napakaganda kasi nung lineup ng ating tama ka dyan. And again, Unipin will provide one starlight skin for 500 viewers. And shoutout sa iyo, Wendell Quinning. Ayan. Gusto nyo ba ng starlight skin? Pa-share na ng ating stream. Yeah. So, yun na nga, di ba, mga sir? Pero, hindi ko medyo nagiging, tinan mo ha, yung lineup ng, masakit din naman yung lineup. Sabi ko sa iyo, nasa tank ng reincarnation to. Oh, so pero hindi tinamaan dito. And Minowans Fury kami from Minotaur. And ayun na nga. Another kill mula dito sa side ng RH main. Unstoppable na yung Grock natin. Grabe naman, 5-0 ang score ng Grock. Siya lang yung pumapatay dito, ha. Ang sakit ng Grock natin dito. I think naka-physical damage dito yung ating Grock. Pero ito, wala. Wala na naman paggawa. Kinakatok na agad ng RH main yung side ng reincarnation. Mabilis lang ang time frame na itong laban na ito, mga kaibigan. At ito na nga po. So, oh, another kill na naman sa side. Uh-huh. Grabe wala naman. Wala na nagawang sagu-sagu ni Gaby doon dahil wala inaano na rin siya ni Franco. Yes. Medyo aggressive talaga maglaro ang RH main. Ito, pero mahuhuli ata dito ang ating Claude. Medyo mali ang pasok niya doon. 3 members yon ng reincarnation. But still, lamang na lamang pa rin po guys. Ladies and gentlemen, dito ang ating RH main. Correct ka dyan. So, a shoutout from Janelle from Interskillion Radio. Hi, Janelle! Yan ang pinakagwabo nating ano dito. Janelle! Baka naman, sir. Again, starlight po ang ipamimigay ng ating Unipin just to get the 500 viewers. Kaya-kaya pa yan, guys. Share na lang natin ang ating stream. Eto na. Kumakatok na yung Grock dito. Apat na members talaga. Pinipressure nyo. Apat yan, mga sir. At nag-iisa lang si Grock. Grabe talaga ng pag-face check.
yung masiga talaga dito ating rasigang siga. And ito nga parehas na sila ni Minotaur, no, pero walang backup si Minotaur. Turtle resurrecting soon. Same thing that what that Rock is doing, mga kaibigan. Yung pasok dapat talaga nung Minowar's Fury dito masakto, tapos yung ultimate ng ating Minchitar. Pero medyo dito ata sa bottom lane nagkakaabahan dito. Oy! Ata masisave ni Kufra dito yung ating shoot. Pero tinan mo yung damage ng Chu, napakasakit. Tama ka dyan, so op! Ultimate ata mula dito, kamehameway dito, mapapatay dito yung ating Franco. Uy! Minchitar agad, ano nga po, pilit na hinuhuli si Kufra dahil pumasok dito sa loob si Grab. Grabe, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam, pero nahook siya dito. Sabi niya, may hook din ako dito. Pero ito, Minowar's Fury patay. Dito, ang ating Grock. Parang sinabi. And right here, hinahamon talaga nila yung reincarnation dun, oh. Oh, pero dumating na din yung ating Kufra tsaka yung Kimi just to secure na papatay nila yung nagpe-pressure sa kanila dun sa top lane. Exactly. So, kita pa rin natin na lamang ang RH main dito because 12-16 ang score favor of RH main. The time right here is 7 minutes and 57. Pa 8 minutes gaming na tayo ating Mili dito. Sabi ko nga sa pasok ng Minowar's Fury at saka ng ating Minchitar ang magbabago ng ating gameplay. Pero tingnan mo naman yung blazing two way si Tanong ng ating Kimi. Pero sa change siya doon ng ating Minchitar. So eto na nga po, tingnan natin makapagset pa dito si Minotaur. And eto na nga, harap-harapan nakipag bukbukan dito. Ayan na nga po, eto nagiging na po dito si Gord, mga kaibigan. And another kill coming from Chu. Pero dito, 3 down sa side dito ng reincarnation. Delikadong-delikado ang kanilang sitwasyon dahil Gushon lang ang magdedep at saka Kimi, parang hindi nila kaya dito. Ako, dalawang malalampot, sir. Medyo delikado na talaga dito. I think this is a thing. Oh, may pumasok dito yung ating Gushon, pero bang-bang-bang. Pero hami-hami way! Hey, grabe naman yung sir! It's a wipeout sa side ng reincarnation. Upos! Pati! Bantu boss! Grabe naman, sir. Parang medyo hindi sa tagilid, talagang tagilid na ang mundo dito ng reincarnation. Medyo binubukbuk na sila ng RH main. Aping-api kasi kanina ang RH Impulse, kaya ginaganti nila ang kanilang sister squad. Sabi nila, kami ang papasok. Hindi nakapasok ang RH Impulse, kami ang secured na papasok sa semifinals. Lord resurrecting. So habang wala pa tayo masyadong movement, tamang push game lang sila dito, mga sir, no? So thank you so much and shout out sa 149 viewers. Keep sharing the live, mga lodi. Bakit hindi pa tayo umaabot ng 500? Gating-gating na ang Unibe na magpamigay ng Starlight. Yeah, baka naman. Yes, ito nga po. Hami-hami wave na naman mula dito kay Gord. Sabi niya, wala, free hit dito. Oh, yung Gord. Grabe naman yun. Grabe. Kita mo yung kitay na yun na nakapag si Chu na ano niya na grabe nakapag yun si Minotaur tapos nakapag flicker out pa, diba? Ang pero hindi sapat, oh, hindi sapat yung damage talaga na reincarnation. Yung pasok medyo hindi nagiging ring maganda and I think this is a 3-0. Grabe, this is a lock tower and I think oh my god, wala na. GG, well played sa side ng RHB. Lakas, napalakas na lang. Sabi dito ng reincarnation. Oh, si Gord mo nga na shutdown pa to. Uy, medyo di pa tinapos. Hindi pa nag-lock tower dito ang RH main. Secure na lang nila yung kanilang Lord. I don't think so, but eto na nga, I have to commend all those tanks. Ang tanke ng RH at saka ng reincarnation. Grabe, take a look at Cooper right there. Where is the back out? At eto na wala nga, na talaga. Wala na talaga damage dito ang reincarnation. Napakasakit ng basic duet ng ating Claude. Double kill mula sa side dito and Minotaur ay napatay pa din. Mega kill na po dito ang Rock and also well played na nga po sabi dito ni Kufra. Alam na ng reincarnation na lugi sa lugi na ang kanilang sitwasyon. Nice game po, malakas talaga. Napaka-sports dito ng ating reincarnation. Yes, and I really commend the reincarnation right yes. there for being humble and also RH main for being humble as well. Yes, sure. And then Lord 1 na nakuha na dito ng ating Lord 1 na nakuha na dito ng ating RH main just to secure na lang na mag-dev. Pero I think talaga it's a 90% win para dito sa side ng RH main. Yeah.
Ay, grabe naman yun! A hook flicker! A hook flicker! Nakakita tayo doon! And then, racing to it. Kami happy. Wait, pasok. Wala. Unstoppable ang ating RHB. That is a good fight. Sabi nga nila, sila ang dapat pumasok sa ating semifinals. Deserve na deserve. Triple kill pa. This is gonna be a minion. Wala na po. Wipe out na po. And alam na natin mga sir. Grabe sir. And that's it. A 3-0 sa side ng ating RHB. Yeah. Napakaganda. Comment na comment ko naman dito ang ating reincarnation. What a good, good play. Yes, of course. Ako rin, I would like to comment both teams. Actually, all of the teams that are participated for this event. Again, nalaglag na po ang ating reincarnation. Meron pa season 2. Maraming salamat sa kanilang pagsali dito sa ating season 1. And congratulations sa wakas, may RH na yes. Nakapasok dito RH sa ating semis. And RH main securing the position sa semifinals nila. Yes, that's right. Again, guys, game 1 kanina, RH Impulse versus Dream High Game, Dream High Esports. Ang nakapasok po ay Dream High Esports. Samantalang dito naman sa ating game 2, RH Main ang nagwagi. So, both teams na sweep nila ang spot for semifinals. Again, this is a day 1 pa lang sa ating sa ating week ng ating quarterfinals. Again, buong week po tayo dito. Best of 5. Ang mangyayari. Again, dalawang teams na ang nakapasok. Sino pa kaya yung anim? Ang susunod. Well, abangan po natin yan. Again, thank you so much sa lahat ng nandito sa share natin stream. Again, grand finals natin. June 14 sa May Fisher Mall, Quezon City. Yan. Again, libre po yan. Yes. Wala kaming admission dyan. Para sa lahat dyan, pwedeng manood. Kaya yung mga... At dyan din gaganapin yung wildcard. Again, sa mga nalaglag na 16 teams last week, wildcard, doon po kayo pupunta to compete for the wildcard edition. Yes, of course. And before everything else, we wanted to thank Unipin for our newest sponsors. And what else? Manila Times TV, of course. And the Momentum... Momentum na TV. Momentum Esports TV. Thank you so much, guys. And don't forget na abangan kung sino yung nanalo ng epic skin natin, guys. So sa mga... Sa page natin yan. So sa mga announcements, any announcements will be posted on to our page. Yes, regarding din po sa ating season 2, sa mga nagtatanong sa page or sa stream namin, isasabihin yung mga details regarding that. Yes. So, Wait lang natin okay. Si Derek ang ating anong nila. Alright, so yun na po yung mga kaibigan. This is the day 1. Abangan bukas ang day 2. Sino kaya ang dalawa pang papasok bukas para sa ating semifinals? Dito sa atin. Once again, this is the Momentum Mobile Legends Cup Season 1. My name is Toriyama. And my name is Millie. And we are the Momentum Tandem. Good night. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and resources. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen,
Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I think the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat yung malaman, tatalakayin, pupusisiin, at ihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panatuhin sa harap ng bayan. Face Off! Balitang may katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita.